Ikakasal na dapat si Margaret sa kanyang longtime boyfriend. Pero nang minsang nag-inquire siya at magpagawa ng senomar, ay nalaman niyang matagal na pala siyang kasal sa isang lalaki nang hindi man lamang niya alam. Labis-labis ang kanyang hinagpis nang iwan siya ng kanyang nobyo at hindi natuloy ang kanilang pagpapakasal. Dala-dala ang marriage contract ay hinanap nga niya. Tinunto ng lalaki na kahit sa ang lupalop pa ng mundo ay pupuntahan niya upang makausap lamang ito at maliwanagan nga kung paano sila na ikasal nang wala naman silang kaalam-alam. O baka naman siya lang ang walang alam. Magtagumpay nga ba si Margaret? Paano kung ang lalaking iyon ay ang milyonaryong si Martin de Dios na ubod ng sungit? Kaya ba niyang paamuhin ito sa pamamagitan ng kanyang magandang ngiti? Halos lumubog sa kinauupuan si Margaret nang sabihin sa kanya ng babaeng na pagtanungan nila sa civil registry sa kanilang syudad na matagal na nga siyang kasal. Kasama niya ang kanyang nobyo na si Migs dahil nagbabalak na nga silang dalawa na magpakasal ngunit ito pa ang nangyari. Hindi ito totoo, miss. Ngayon pa lang ako ikakasal at kahit minsan ay hindi ko maalalang kinasal ako sa isang tao. Nang gagalaiting sabi niya habang bitbit ang marriage contract na binigay ng babae nito kanina. Hindi namin tinotolerate ang maling aksyon sa paggawa ng mga peking dokumento dahil kami ang mananagot niyan at maliwanag diyang sinabi na miss, kasal ka na. Nakikita mo naman lahat ng nakasaad tungkol sa'yo dyan. Ikaw na ang nagsabi na totoo lahat ng impormasyon dyan. Mula sa kaarawan mo at sa pangalan ng mga magulang mo at sa iba pa. Sagot nga ng babae, hindi makapaniwala kung bakit nangyari ang lahat ng to kay Margaret. Hindi siya na aksidente o nawala ng memorya para sabihing tama itong nakikita niyang nakasaad sa dokumentong ito. At isa pa, pirma niya talagang nakalagay na nagpapatunay na pumirma siya sa nasabing papeles. Kahit patayin man siya ngayon ay hindi niya alam at hindi niya maalalang na ikasal siya noon. At si Migs ang unang lalaki sa buhay niya. Hindi na siya nagkaroon pa ng maraming nobyo dahil sa higpit ng kanyang mommy, Argentine at daddy Benedict. Maraming magkapangalan sa mundo, miss. Scam ang lahat ng to. Ginamit lang ang pangalan ko para mailagay sa marriage contract na to. Mataas na nga ang boses na sabi ni Margaret. Tahimik lang si Migs sa kanyang tabi pero masama ang naging tingin nito sa babae. Labas na po ako sa isyong yan. Ma'am, ginagawa lang namin ang mga trabaho namin. Iisipin niyong mabuti kung saan o kailan nangyari ang bagay na yan. May mga senaryo kasi na aksidenteng nakapirma ka. Ikaw mismo ang makakaresolba ng sarili mong problema. Sabi nga ng babae, nahalatang nagsimula ng mainis sa inasta niya. Natigil lamang siya nang makita niyang lumabas si Migs at iniwan siya sa loob. Ang hindi niya maintindihan kung bakit walang kopyang dumating sa kanya ng marriage contract na dala niya ngayon. Kung talagang ikinasal siya, masyadong malaking palaisipan sa kanya ang nangyayaring ito. Sandali lang, Migs. Mag-usap tayo. Hintayin mo naman ako. Sigaw nga ng babae habang naglalakad siya nang matulin upang makahabol sa kanyang nobyo. Humintiw ito at hinarap siya. Kaya agad siyang napahinto. Anong gusto mong pag-usapan natin? Margaret, malinaw na nakasaad dyan sa dokumentong dala mo na ikinasal ka na. Masyado akong disappointed sa'yo. Matagal na palang nangyari ang bagay na yan. Tapos, hindi mo man lang naisipang sabihin sa akin? Niloko mo ko, Margaret. Galit ngang sabi ni Migs sa kanya. Ano ka ba, Migs? Kilala mo naman ako, diba? Hindi ako sinungaling na tao. At kaya ko itong patunayan sa'yo na hindi talaga ako naikasal. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Please naman. Pagmamakaawa nga
ni Margaret. Pero parang walang naririnig si Migs at nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Wala siyang pakialam kung magkalapnos man ang kanyang mga paa sa suot na mataas na sandalias. Basta, ang importante ay magkausap silang dalawa ni Migs. Pero parang naging sarado na nga ang utak nito sa mga paliwanag niya. Naabutan niya ito at mangbubuksan ang pinto ng kotse. Pero buti na lang napigilan niya. Kailan pa, Margaret? Kaya maghiwalay na tayong dalawa at wala nang kasal na magaganap. Sagot ni Migs at inalis ang kanyang mga kamay na nakaharang sa pinto at pumasok sa loob at pinasibad ang kotse palayo. Nanghihina ang mga tuhod na napaupo si Margaret. Tumutulo ang kanyang luha na kahit anong punas niya ay parang hindi matapos-tapos. Kasalanan ito ng marriage contract na hawak niya. Ipapangako niya na kahit sa ang lupalop man ng mundo, ang lalaking iyon ay pupuntahan niya. Makausap lamang ito. Kung magiging okay na ang lahat, ay saka naman niya babalikan si Migs at magmamakaawa siya rito na ituloy lamang ang kanilang kasal. Makalipas ang ilang oras, ay nakasakay na nga siya ng taxi pa uwi sa bahay ng mga magulang niya. Kailangan niya ang mga ito kahit na malaki na siya at umiba ng bahay na tinutuluyan. Mugto ang mga matang, nagbayad siya sa driver. At nakita siya nitong umiiyak pero wala naman siyang pakialam. Masama ang kanyang loob at nasasaktan siya ngayon. Itinulak niya ang gate ng dahan-dahan dahil hindi naman nakalock. Tahimik ang buong bahay ng kanyang magulang at ni isa sa mga ito. Hindi niya makita kaya dumiretso agad siya sa loob. Nang makita niya ang kanyang mommy, ay agad itong lumapit sa kanya at iginaya siya paupo sa sofa. Anak, ano nangyari sa'yo? Tanong nga nito. Nangyari sa akin ang nangyari sa'yo noon, Nay. History repeats itself. Mahinang sagot niya at ibinigay sa ina ang dala niyang dokumento. Tinanggap naman ito ng kanyang mommy at tinignan ng mabuti. Halika nga rito, Benedict. Tignan mo to. Sigaw ng kanyang mommy na nag-aalala ang boses nito. Ang kanyang daddy naman ay agad silang pinuntahan sa sala. Nang tignan siya nito, ay kumunot ang noo nito, nagtaka kung anong nangyari sa kanya. San galing to, Margaret? Tanong ng kanyang daddy na seryoso ang tono. Sa munisipyo po, sa syudad, nagpunta kaming dalawa doon ni Migs dahil may plano na kaming magpakasal. At yan, yan ang bumungad sa akin nang kukuha dapat ako ng Senomar. Sobrang sakit ang naramdaman ko. Walang kasal na mangyayari at nawalan pa ako ng nobyo nang dahil dyan. Hagulgol na sagot ni Margaret. Kaya nilapitan agad siya ng kanyang mommy at inalo. Huwag kang mag-alala, Margaret. Tutulungan ka namin ng daddy mo, ha? Hindi ka mag-isa sa problema mong yan. Sabi ng kanyang mama. Pero mommy, paano po? Sana man natin nahanapin ang taong nasa dokumentong yan. Naging masama ba akong anak sa inyo para maranasan ko ang bagay nito? Iniisip ko kasi kung bakit ako pa, kung bakit sa akin pa nangyari to. Ang gusto ko lang naman ikasal at sumaya at magkaroon ng masayang pamilya. Parang bata nga na nagmumokmok si Margaret. Nakita niya kung paano napabuntong hininga ang kanyang daddy. Anong sabi ng staff doon? Tanong ng kanyang ama. That's true and legal. Nakikita niyo naman ang pangalan yung dalawa ni mommy dyan. Tapos may pirma ko pa. Diyos ko po, sino pa naman ang gumawa niyan? Umiiyak na sagot ni Margaret. Hanggang sa nagkatulugan na nga lamang ang pag-iyak. Nagising siya na nasa kandungan ng kanyang mommy nakahiga. Nanonood ito ng telebisyon habang hinihintay siya na magising. Bumangon siya habang inaayos ang kanyang sarili. Walang mangyayari kung magmumukmuk siya at iiyak dahil naikasal siya nang hindi man lamang niya alam. Ang mabuti niyang gawin ngayon ay dalhin ang dokumento at hanapin
ang pangalan ng lalaking andoon. Martin de Dios, kung sino ka man, hintayin mo ko. Magtutuos tayong dalawa. Sabi nga ng kanyang isip. Gutom ka na ba, anak? Tanong ng kanyang mommy. Busog pa po ako. Nasaan nga po pala sila yon? Tanong nga ni Margaret. Nasa trabaho pa siya. Mamaya sigurong gabi uuwi yon. Sagot ng kanyang mommy. Sila yon ay ang kanyang kapatid na nagtatrabaho bilang isang architect at masyadong playboy. Kabi-kabilaan ng mga nagiging babae kaya minsan kapag hihingi ito ng tulong sa kanya para itaboy ang mga babaeng nag-ahabol rito, ay hindi siya papayag. Kaya hindi na ito lumalapit sa kanya o tumawag man lang. Umikot ang mga mata ni Margaret. As if hanggang gabi ang naging trabaho ng lalaking yun. Magpapaputol ako ng buhok kapag darating ang araw na magkakaapo kayo nang wala sa oras. Sabi nga nito, kung siya ay pihikan, sa mga lalaki ay siya namang ubod ng wakwak ng kanyang kapatid sa mga babae. Parang damit lang kung magpalit at wala itong seseryosohin. Hayaan mo na lang muna ang kapatid mo, Margaret. Nag-e-enjoy lang yan sa pagiging binata. Sagot ng kanyang mommy. Ewan ko ba kung saan nagmana ang lalaking yun? Kung kayo ay hindi naman ganun. At hindi ko rin masasabing na impluensyahan ng mga mayayamang barkada. Eh, hindi naman minor sila yun. Nasa tamang edad na. O siya, magpapaalam na muna ako, Mi. Sabi nga ni Margaret sabay halik sa pisngi ng kanyang mama. Sandali lang, anak. May naiwan pala ang Daddy Benedict mo para sa'yo. Sabi ng kanyang mommy at binigay sa kanya ang kapirasong papel na may pangalan. Ano to, Mi? Tanong niya. Kapangalan yan nung lalaking nasa marriage contract. Subukan mo daw puntahan at kausapin. Baka siya na ang lalaking yun. Para hindi ka na mapalayo sa paghahanap. At saka, sabi ng daddy mo, malaki ka na raw at nasa tamang edad. Kaya kaya mo nang solusyonan ang problema mong yan ng mag-isa. Nakangiting sabi ng kanyang mommy. Tumango na nga lamang si Margaret at naglakad palabas sa bahay ng kanyang magulang. Bilang panganay na anak, ay siya ang nag-supervise ng lahat ng mga negosyo ng kanyang daddy. At graduate siya ng business management. Kaya paisi-isi lamang siya sa buhay niya pero ang totoo, sumasakit na ang ulo niya sa dami ng papeles na kailangan niyang i-review. Pero walang problema kahit hindi pa niya gawin dahil daddy naman niya ang kanyang boss. Lalo pa ngayong wasak ang puso niya. Kaya siguro humingi na lang muna siya ng leave hanggang sa maging okay ng lahat. Walang sinayang no oras si Margaret. Kaya nang hapon ding iyon ay pinuntahan na nga niya ang kumpanya kung saan nagngangalang Martin de Dios ang may-ari. Sa unang palapag pa lang ng building ay hinarang na nga siya ng gwardya. Mukha ba akong magnanakaw sa tingin mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Margaret. Disente naman ang kanyang suot, mamahalin. Kaya itong damit na sinuot niya ngayon tapos mapagkakamalan lang siyang hindi mapagkakatiwalaan? Nag-uusok na inis ang kanyang ilong. At sabi nga nito, pasensya na ma'am, hindi naman sa ganon kaya lang mahigpit ang bili ng may-ari na kailangan dumaan sa maayos na proseso kung sino man ang papasok sa building nito na visitor lang. Napakamot ulo na sagot ng guwardya. Gusto kong makausap si Mr. Martin de Dios. Direktang sabi ni Margaret. Wala po si Sir Martin eh. Nasa business conference abroad. Sagot ng guwardya. Eh bakit mo alam? Eh nandito ka lang naman buong hapon, di ba? Sabi nga ni Margaret at tinaasan ng kilay ang lalaking kaharap. Kung ayaw mong maniwala, ma'am, pumasok kayo sa loob at magtanong sa mga empleyado. Bago yan, akin na po muna ang ID mo. Sagot nga ng guwardya. Kinuha niya ang kanyang ID sa loob ng kanyang Chanel bag at binigay rito. Saka naman siya pinapasok sa loob. Panghihinayang ang kanyang naramdaman nang pareho lamang ang sinasabi ng 10 empleyadong napagtanungan niya. Lumabas siya ng building.
Nalaylay ang kanyang mga balikat, pero hindi ibig sabihin nun ay basta na lamang siyang susuko. Kinabukasan niya ang nakataya rito. Para sa kanya, si Migs lamang ang natatanging lalaki na maging isang mabuting asawa para sa kanya. Pero nawala lamang ito na parang bula. Hindi siya nito sinamahan sa laban ng kanyang problema. Kahit naman, ipinaliwanag nito ang totoo. Pakaramdam tuloy niya. Hindi siya pinagkatiwalaan. Nagiging matatag sana siya kung nasa tabi lamang niya ito ngayon. Pero kung nabaliktad ang sitwasyon, ay kaparehan ang reaksyon ni Migs ang kanyang magiging reaksyon. Kaya siguro hindi niya ito masisisi. Napabuntong hininga na nga lamang siya at naghanap ng pwedeng masakyan pa uwi sa kanyang condo unit. Gusto niyang matulog hanggang bukas dahil masyado siyang pagod. Katawan, utak at puso niya ay parang binugbog. Bago pa niya maipikit ang kanyang mga mata, nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng kanyang drawer. Bumangon siya at tinignan kung sino ang tumawag. Ang kanyang kaibigan si Trina pala. Kumunot ang kanyang noo kung ano na naman ang kailangan ng babaeng to. Kung kailan gusto na niyang namnamin ang lamig ng kanyang kwarto, saka naman ito tumawag. Tanong nga nito sa linya, "Oh, bakit Trina?" "Nakita ko si Migs. May kasamang ibang babae sa bar. Nag-away kayo?" Kaswal na tanong ni Trina. Ngumiti ng mapait si Margaret. Ngayon lamang siya iniwan nito at nakahanap agad ng kapalit niya. Mga lalaki nga naman. "Nasaan ka ba? Huwag kang umalis, pupuntahan kita dyan." Sabi nga ni Margaret. "Nasa Gigs Clubhouse ako, malapit sa Mall of Asia." Sagot nga ni Trina sa kabilang linya. Pinutol niya agad ang tawag at nagsuot ng bagong damit. Gusto niyang makita kung gaano kaganda ang ipinalit ni Migs sa kanya. Kahit na nasasaktan siya, gusto niyang isipin na hindi talaga siya minahal nito dahil basta-basta na lamang siyang iniwan at binitawan nito. Lumabas agad siya ng kondo niya at sumakay sa kanyang kotse. Pinatakbo niya ng mabilis ang kotse. Makalipas ang ilang oras, ay narating na nga niya ang lugar na sinabi ng kaibigan. Nilagay niya ang kotse sa gilid at pumasok sa loob ng clubhouse. Akmang tatawagan niya si Trina pero nakita niya itong kumakaway. Sa may di kalayuan kaya dahan-dahan siyang naglakad at lumapit rito. "Wala kang kasama?" Tanong nga niya at umupo sa tabi nito. "Ikaw ang kasama ko ngayong gabi. Ano ka ba? At kailangan mo ng eksplanasyon sa nakikita ko ngayon. Alam mo bang kanina pa ako naiinis sa mga yan? Akala ko ba ikakasal na kayong dalawa eh?" Sabi nga ni Trina at itinuro kung nasaan si Migs. Agad naman siyang napatingin at nakita niya ang kanyang dating kasintahan na nagsasayaw sa gitna habang nakayakap sa babaeng morena. Hindi niya makita ang mukha ng babae dahil hindi ito nakaharap sa gawi niya. Naninikip ang kanyang dibdib. Parang kailan lang ang malaking braso ni Migs ay sa kanya pa nakayakap noon. Pero ngayon, ibang babae na ang niyayakap niya. Para maibsan ang sakit na nararamdaman, ay tinungga nga nitong si Margaret ang beer na nasa mesa nila. "Hiwalay na kaming dalawa," sabi nga niya. "Ano? Nagbibiro ka ba?" Napalakas ang boses ni Trina. "Hindi ako nagbibiro, Trina. May nangyari kasi nung pumunta kami sa munisipyo at napag-alaman namin na matagal na raw akong kasal sa isang lalaking hindi ko naman kakilala at wala akong kaalam-alam doon. Maniwala ka, kilala mo ko." Napabuga na nga lamang ng iniinom ang kaibigan na si Trina at sabi nga nito, "What? Imposibleng mangyari ang bagay na yan. Tanging si Migs lang ang naging nobyo mo, di ba? Paano na ikasal ka?" Lumaki ang matang sabi ni Trina na halatang hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. "Oo nga, nakipag-away pa ako sa staff ng Civil Registry, pero legal daw ang nasabing dokumento kaya dahilan para iwan ako ng tuluyan ni Migs. At sinabi ko na hindi naman totoo yun, pero sabi niya niloloko ko lang daw siya for a long time. Pero ang totoo, hindi naman talaga.
malungkot at mariin na sagot ni Margaret. Nakita niya kung paano maawa si Trina sa sinapit niya, kaya niyakap siya nito ng sobrang higpit. Hay, nandito lang ako sa'yo, friend. Salamat, Trina, ha? Sagot niya at uminom ng alak. Magkaharap silang dalawa ni Trina ngayon habang nakikinig ng rock music. Hindi na niya mahagilap si Migs pati na rin ang babae nito. Kaninong lalaki ka naman na ikasal? Bulong nga ni Trina. Martin de Dios daw eh. Sagot nga nitong si Margaret. Nakita mo na ba siya at nakilala? Saan naman natin hahanapin ang ganyang pangalan? Marami kayong magkakapangalan sa buong mundo. Sabi nga ni Trina. Ganyan ang naging punto ko kanina. Sabi ko kapangalan ko lang, pero nasa marriage contract ang pangalan ng mommy at daddy ko at saka pa rin ang pirma ko. Paano naman nangyari yun? Sagot ni Margaret habang napapatingin sa buong paligid. Diyos ko, Margaret, paano ka napunta sa ganyang sitwasyon? Kung sa akin nangyari yan, paniguradong mawiwindang talaga ako ng sobra-sobra. Sabi naman ni Trina at sumasayaw pa habang naupo. Sinabi mo pa. Tanging nasabi na nga lamang ni Margaret. Lumalalim na ang gabi, kaya naisipan na nga nilang umuwi. Dahil hindi na nahintay pa ni Margaret. Namalasing pa nga siya ng sobra. Baka kung ano pang mangyari at madagdagan pa nga ang problema niya. At sa kahabang tumatagal, ay tumatanda na ang kanyang pinakamamahal na mommy. Kaya ayaw na nga niya itong mag-alala pa sa kanya. Tanging ang kanyang kapatid na nga lamang na si Leon, ang sakit sa ulo ng kanyang magulang at ayaw na nga niyang dumagdag pa. Kinabukasan, nagising si Margaret na mataas na ang sikat ng araw. Nalasing nga siguro siya kagabi dahil maaga naman siya nitong kumising noong nagdaang mga araw na hindi pa siya nasasaktan. Mag-iba na talaga ang takbo ng buhay at ihip ng hangin nang may puso nang nawasak. Pagod na siyang gumising ng umaga at parang ayaw na niyang umalis pa sa kanyang kama. Pero kailangan eh, babalik na naman siya doon sa kumpanya na parang sirang plaka na pabalik-balik lamang. Gusto niyang isipin kung gaano ba kayaman ang lalaking yun, kung bakit palagi na lang busy sa negosyo. Para siyang wala ng buhay pagkaalis niya sa kumpanya nito na hindi na naman niya ito nakakausap. 4 na buwan na nga siyang pabalik-balik sa lugar na yun. Pakiramdam nga niya, pumayat na siya, dala na rin ang problemang kinakaharap. Napapagod na siya, parang gusto na nga lang niyang sumuko. Kung darating man ang taong para sa kanya, ay hindi sila pwedeng makasal. Dahil ibig sabihin nun, nakatali na siya sa iba na hindi naman niya kakilala at ni hindi niya nga gusto o mahal. Huli na talaga ito. Kapag hindi pa niya ako haharapin, humanda ka sa akin, Martin de Dios. Sa isip-isip nga niya. Pero nakahinga siya ng maluwag nang sinabi ng gwardiya na pumasok na ng kumpanya ang boss nito. Sinamahan siya ng isang empleyado papasok sa loob ng opisina nito. Kumatok ang babae ng ilang beses bago may marinig silang boses mula sa loob. Come in. Seryosong sabi nga ng lalaki. Dahan-dahang binuksan ng babae ang pinto at pinapasok na nga siya. Makalipas ang ilang minuto, umalis na ang babae at siya na lamang ang nakaharap ngayon habang nakatayo sa harapan ng lalaking hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Hindi niya masasabing may itsura ang lalaking ito dahil nakasuot ng salamin. At hindi maipinta ang mukha dahil malapit nang magpang-abot ang nakakunot na mga kilay nito. Have a seat, miss. Malditong sabi nito. Hindi na kailangan. Nandito ako regarding this document. Gusto kong malaman mula sa'yo kung ano ang masasabi mo tungkol dito. Sabi niya. At inilapag niya ang marriage contract na kanyang dala. Marami akong ginagawa. Sana sinabi mo na lang sa mga empleyado ko sa labas kung ano ang kailangan mo para sila na ang magsabi sa akin. Hindi ka ba na-inform na sa lahat ng ayaw ko
ay yung iniistorbo ako. Tumaas ang boses. Nasagot ng lalaki. Tinapunan lamang ng panandali ang tingin ang kanyang nilapag at bumalik ito sa ginagawang trabaho. Nagsimula na ngang mainis si Margaret. Apat na buwan siyang pabalik-balik. Tapos ito ang madarat na niya? Wala itong pakialam sa nararamdaman ng iba. Ngayon pa lang alam na niyang masama ang ugali ng lalaking to. Napasimangot si Martin nang makita ang mukha ng babaeng nakatayo sa harapan niya. Naiinis ito at parang gusto nang manakit. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Sayang naman kung baliw ito dahil may itsura pa naman. Ang totoo ay kating-kati na nga siya natignan ang nilapag nitong papeles sa kanyang harap. Pero mas importante ang kanyang ginagawa ngayon kumpara sa sadya ng babaeng to. Tignan mo muna yan. Ilang ulit akong pabalik-balik rito, pero wala ka palang planong harapin ako. Importante ang sadya ko rito, kaya umayos ka, pwede ba? Galit na nga nasabi ng babae at nakapamaywang pa nga ito sa harapan ng kausap. Sino ka ba, ha? Ikaw nga itong basta-basta na lang pumapasok dito sa opisina ko, tapos ikaw pa itong may ganang magalit? Tanong ni Martin na nanggagalaiti na nga rin sa inis. Ang tagal mo kasing buksan ang papeles na yan. Ilang buwan ko na yung daladala rito. Napudpud na ata ang suot kong sandalias dahil doon. Sabi nga ng babae na umaabot na hanggang ilong ang haba ng nguso nito at umuusok na nga rin ang ilong. Ano ba kasi to? Tanong nga ulit ng lalaki habang binubuksan ang nasabing brown envelope. Bakit hindi mo basahin? Ako ba talagang tinatanong mo? Ngayong nasa mga kamay mo na. Nakataas ang kilay na sagot ng babae. Napakunot na nga lamang si Mr. Martin De Jos at sabi nga nito na marriage contract? Obvious ba? Iyan ang pinunta ko rito. May alam ka ba dyan? Hindi kita kilala at mas lalong hindi tayo nagkabangga ang siko noon at napaka-imposible namang ikinasal tayong dalawa. Sagot ng babae na parang hindi nangalay sa pagkakatayo, mas inunay ito ang pagtataray. Ano alam ko rito? Ikaw ang nagdala ng dokumentong ito sa akin. Tapos tatanungin mo ko kung anong alam ko? Kung nandito ka lang, miss, para mang bingwit ng kung ano man. At gumawa ng ganitong pekeng papeles ay hindi ka magtatagumpay. I'm not married to anyone, mas lalong-lalo na sayo. Diretsahang sabi nga ni Martin. Talaga? Ang lakas naman ng tingin mo sa sarili mo. Oo, alam kong mayaman ka. Pero kung yaman lamang ang pag-uusapan, meron din ako yan. At saka, hindi ko kailangan gumawa ng kanyang bagay para mamingwit ng mayaman kung kagaya mo rin lamang ang makukuha ko. Huwag na lang, no? Mataray nga, nasagot ng babae. So, anong pinunta mo talaga rito? Nakataas ng kilay na tanong ni Martin. I want you to file a divorce. Magpapakasal na sana kami ng nobyo ko. Nagpunta ako sa munisipyo at nalaman kong matagal na pala akong kasal sa'yo. And I don't know why and how. Diyos ko, nakipag-away pa ako sa empleyado doon dahil sa imposibleng mangyari ang ganyang bagay sa akin. Pero she insisted. Legal at totoo ang dokumentong yan. At ang nangyari, iniwan ako ng nobyo ko dahil sa lintik na marriage contract na yan. Kaya ang gusto ko, magtulungan tayong dalawa. Sagot ng babae sa malungkot pero palaban ng boses. Bakit ko naman yung gagawin, miss? Ikaw ang magpapakasal, di ba? Kaya ikaw ang gagawa ng paraan para makawala sa taling yan. Ikaw na mismo ang nagsabi, marami kang yaman. Kaya, I guess, sisiw lang yan sa'yo. Sabi nga ni Martin. Ano? Hindi mo ko tutulungan? Please naman, nagmamakaawa ko sa'yo. Sabi ng babae, nahalata ang frustration sa mukha nito. Bakit naman kita tutulungan? Gusto ko munang makasiguro na totoo ang dokumentong ito bago ako maniwala sa'yo. Kapag nangyari yun, ay kanya-kanya tayong gumawa ng paraan. Umalis ka na, marami pa akong gagawin. Masungit na sagot nga ni Mr. Martin. Pero, miss,
Maraming naglipa ng mga manloloko sa panahon ngayon. Paano ka makakasiguro na ako nga ang Martin de Jos na nakalagay dito sa papeles ito? Malaki ang mundo at marami tayong kapangalan, kaya napaka-imposibleng ako itong hinahanap mo. Sabi niya, pero kapani-paniwala ang nakasaad sa marriage contract na to dahil mismong pirma niya at pangalan ng mga magulang niya ay nandito. Nanlulumo na nga lang na lumabas si Margaret sa opisina ni Martin habang bit-bit ang marriage contract. Nang makalabas ng building ay naisipan niyang dalawin ang kanyang ninong na abogado. Maupo ka anak, sabi nito pagkapasok niya sa loob. Nagmano muna siya bago naghanap ng maupuan. Kamusta ka na po ninong? Ilang buwan na rin po tayong hindi nagkita, sabi ni Margaret. At sagot naman ang kanyang ninong na abogado. Okay lang naman, gaya pa rin ang dati. Pero palagi kitang kinukumusta sa daddy mo. Ngayon lang huli ang hindi dahil naging busy ako sa trabaho. Teka, tama ba yung narinig kong ikakasal ka na? Nakangiting sagot ng kanyang ninong. Muntik na po, pero hindi natuloy eh. Malungkot na sabi ni Margaret. Ano? Bakit naman hindi natuloy? Anong nangyari? Tanong ng kanyang ninong na halatang nakikisimpatya sa nararamdaman niya. Dahil po dito, sagot nga nitong si Margaret na maababanaag nga ang inis sa mukha. Binigay nga niya sa kanyang nino ang dala niyang papeles. Teka, ikinasal ka sa iba? Kailan pa to? Hindi ko man lang nabalitaan at sino si Martin de Jos? Nakakunot ang noong tanong ng kanyang ninong Salve. Yan nga po ang dahilan kung bakit ako iniwan ni Migs. Napahagat labing sagot ni Margaret. Saan mo to nakuha? Tanong ng kanyang tito na malalim ang iniisip habang nakatingin sa papeles na hawak. Sa munisipyo po, nung nagpunta kami at bumungad sa akin ang ganyang balita. Kung ikinasal ako, bakit wala naman akong kopya niya, ninong? Ako mismo ang magpapatunay na hindi po nangyari ang bagay na yan. Sagot ni Margaret at napasandig. Anong sabi ng empleyado doon? Tanong naman ng abogado. Eh, ninong, legal at totoo daw po yan eh. At hindi sila gumagawa ng peking papeles dahil sila lang naman ang mananagot sa huli. Pag-e-explain nga ni Margaret. Anong sabi ng magulang mo? Alam ba nila to? Tanong ng kanyang ninong. Wala po silang idea kung bakit nangyari yan. Malungkot na sagot nga ni Margaret. Sagot naman ng kanyang ninong. Okay, tutulungan kita. Pasasaan ba at naging ninong mo ako kung hindi kita kayang tulungan? Relax ka lang at magpahinga ka muna dyan. Sabi ng kanyang ninong at binigyan siya ng tubig. Salamat po ninong ha. Walang anuman anak. Malalaman natin na peke ang dokumento kung hindi ito nakarehistro doon sa opisina ng civil registrar. Sabi nga ng kanyang ninong at nakita niya itong humarap sa may laptop at nagsuot ng salamin. Tumango lamang siya. Gusto kong isipin ninong na hindi ako ang taong yan dahil naniniwala naman ako ng maraming magkapangalan sa buong mundo. Sagot nga niya. Gusto ko rin isipin yan until nakita ko ang pangalan at ang pangalan ng lalaking ito na nakarehistro sa opisina nila. Masasabi kong, this document is true. Malungkot na sabi ng kanyang ninong. Patingin ako, ninong. Sabi niya at lumapit sa kanyang ninong at nakita nga niya. Nanlumo siya at parang binagsaka ng langit at lupa. Anong gagawin ko ngayon, ninong? Gusto ko pong mag-file ng divorce. Nakausap ko na ang Martin de Jos na yun. Pero hindi po siya naniniwalang kinasal po kami. Unless ipapakita rin niya sa abogado. Sabi ni Margaret habang nakatingin sa kanyang ninong. Hinawakan nito ang kanyang magkabilang braso. Margaret anak, hindi madali ang mag-file ng divorce. Mahaba ang magiging proseso niyan. Mauubos lamang ang pera mo, pero hindi doon matatapos ang lahat. Maghihiwalay ang dalawang tao at gusto nilang mapawalang bisa ang kanilang kasal dahil sa maraming dahilan. Either
May mental illness ang asawa mo? Or ikaw? Hindi mo masasabing hindi kayo nagkakaintindihan lang kaya gusto mong makipaghiwalay? O hindi mo siya kilala at naging biglaan ang pagpapakasal nyo? Hindi pwedeng ganun. Hindi ganun yun. Tadaan tayo sa proseso. Mahaba-habang proseso. Kahit na kaliliit ang detalye ay uungkatin nila kahit sa ibang bansa pa yan. Kahit dun kayo mag-file, unless kasal na siya sa iba at ikinasal kayong dalawa, automatic na peke ang dokumentong nasa iyo. Mahabang litanya nga ng kanyang ninong. Napasandig na nga lamang si Margaret. Ninong, baka naman po may iba pang paraan. Tanong nga ni Margaret. Wala na akong maisip na ibang paraan, anak. Kung walang alam ang mga magulang mo, sino ang tao sa likod ng pagrehistro ng dokumentong ito? Pareho ang mainam mong gawin ngayon ay hanapin mo ulit kung sino ang Martin De Dios na ito at kilalanin mo siyang mabuti. Malay natin, magkapalagayan kayo ng loob. Alam mo kasi, Margaret, anak, maraming paraan ang pwedeng gawin ng tadhana para dalhin tayo sa tamang taong makakasama natin buong buhay natin. Kung ito man ang paraan na para sa'yo, tanggapin mo ng hindi labag sa loob mo. Nakangiting sabi ng kanyang ninong. Sa kabilang banda ay nakipagkita nga si Martin sa mga kaibigan niya dahil gusto niyang uminom ngayon. Kamusta naman ang mga buhay natin rito? Tanong niya sa mga ito. Nawala ka lang ng 4 na buwan, nag-iba na ang naging ugali mo ah. Pangangantsaw nga ng kaibigan nitong si Marvin. Kailan pa nang bago ang ugali ng lalaking yan? Ang sabihin niyo, sumobra sa kasungitan, kaya natatakot lumapit ang mga kababaihan sa kanya eh. Kung tayo, easy lang kumakabingwit ng babe, siya? Naku, ang hirap lapitan. Sagot naman ni Leon, na bata, na ilang taon sa kanilang grupo. Umupo ito malapit sa kanya, kaya nilapag nito sa tabi niya ang cellphone nitong hawak. Kaya nakita nga niya ang litrato ng babaeng parang pamilyar sa kanya na ginawa nitong wallpaper. Sino to? Bago mo? Tanong nga ni Martin kay Leon. Ogag, ate ko yan. Sagot ni Leon na napahalakhak pa nga. Single pa? Tanong naman ni Joe M. na tumutungga ng alak na malayo sa kanila. Hindi na, ikakasal na yan. Kaswal na sagot ni Leon. Sigurado ka? Kausap ko yan kaninang umaga sa opisina ko ah. At bigla na lang sumulpot asking na mag-file daw ako ng divorce. Dahil akalain yun, kasal na raw kaming dalawa at may dala pang marriage contract. Sabi nga ni Martin. Napakunot nga o si Leon. Ha? Paano nangyari yun? Tanong nga nito habang nagtataka. Hindi ko alam. Mas mabuti pang tanungin mo ang kapatid mo. Sabi na nga lamang ni Martin. Dahil kahit siya, naguguluhan din. Nagtaka si Margaret kung bakit pagbukas niya ng gate upang itapon ang kanyang basura ay nakita niyang kapatid na si Leon na nakaupo sa hood ng kotse nito. O Leon, ano ginagawa mo dito sa labas? Bakit hindi ka nalang dumiretso sa loob? Tanong nga ni Margaret dito. Akala ko nasa trabaho ka at walang tao kaya hindi na ako pumasok. Kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita. Kahit na nasa isang lugar lang tayo. Sabi nga nito. Uso talaga? Ang sabihin mo, mas naging importante sa iyong mga babae mo kumpara sa akin na ate mo. May himig na pagtatampo nga na sagot ni Margaret. Palagi naman yung babae na yan eh. Natatawang sabi ng kapatid. Kailan ka pa ba titigil sa pambababae mo ha, Leon? Kapag ba nagkaroon ka na ng sakit, ha? Tanong nga nito. Hindi kami umaabot nun sa gusto mong tambukin nate. Naiiling nga na sagot ni Leon. Talaga lang ah. Ano ka? Teenager pa? Kung ako sa'yo ayusin mo ang buhay mo. Siya nga pala, hindi ka nagpunta rito para dalawin ako, no? Siguro may kailangan ka. Tanong nga ni Margaret.
Gaano ba katotoo ang dumating na chismis sa akin, ate? Nagpunta ka raw sa opisina ni Martin. May dalang marriage contract. At nakasaad daw doon nakasal kayong dalawa? Sabi bigla ng kapatid. Napakunot noo nga at napataas ng kilay si Margaret. Teka, saan mo naman nasagap ang balitang yan? Ang galing mo ah. Ate, kaibigan ko si Martin at sobrang tagal niya. Siya na mismo ang nagsabi sa akin nung makita niya ang litrato mo sa cellphone ko. Gaano ba yung katotoo ha, ate? Tanong ng kapatid na nakatitig sa kanya ng mariin. Totoong totoo. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yun eh. Wala din naman alam sila mami at daddy doon. Tinanong ko na sila. Iyan lang namang ikaw gumawa nun. Kaya iniwan ako ni Migs dahil doon. Pag-e-explain nga ni Margaret. Sagot naman nila yun. Teka, ang gulo eh. Posible palang mangyari yung ganun? Na ikasal ka nang hindi mo alam? Tanong nga nila yun. Oo, nangyari na nga sa akin eh. Sagot nga ni Margaret. Mabuti sana kung ang love story nung dalawa ni Martin ay maging kagaya ni na mami at daddy. Pero, ate, paano kung hindi? Magdudusa ka dahil hindi mo masasakyan ang trip ng lalaking yun. Kilala ko na yun. Sabi nga ni Leon. Sino naman ang nagsabi sa iyong pakikisamaan ko ang hambog na yun? Maldita namang sabi ni Margaret. Kaya lang ate, kahit na anong gawin mo, mukhang nakatali ka na sa kanya eh. Gustuhin mo mang maghanap ng iba at magpakasal, eh useless lang din. Minsan lang ikasal ang isang tao pero hindi pa naging maganda yung sayo ate. Sabi nga ni Leon. Napabuntong hininga na nga lamang si Margaret at napatingin sa malayo. Sa kabilang banda, kamusta? Nakita na ba ng abogado mo? Tanong ni Margaret ang bumungad kay Martin sa pagpasok niya sa kanyang opisina. Ang aga mo naman ata, akala ko sumuko ka na. Tanong niya, ito lang ang tanging babae na hindi man lang tinabla ng pagsusungit niya. Pero sabi naman ni Margaret, bakit naman ako susuko? May dahilan ba ako para gawin yon? Kinabukasan ko ang nakasalalay rito. Sagot nito na matamis ang naging ngiti. Anong plano mo ngayon? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Huwag mo nga akong taasan ng kilay. Naiisip kong hindi ka lalaki eh. Babae lang ang pwedeng kumanyan. Sabi nga ni Margaret. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Tila na-trigger naman na tanong ni Martin at akmang lalapitan na nga si Margaret. Napahalakak naman si Margaret sa isip nang makitang nainis nga ang lalaki. Andito ako to discuss something. Panimula nito at naupo na nga sa couch kaharap niya. Ano na naman ba yan? Pwede ba? Makinig ka nga muna. Ganito yan. Bakit hindi na lang tayo magpanggap na may problema para mapapadali nga ang divorce natin? Sabi nga nitong si Margaret. Pero napailing naman si Martin at sabi nga nito, nakapag-aral ka ba talaga Margaret? Kapatid mo ang isa sa magaling na architects dito sa syudad. Pero ikaw tong utak na ewan ko, nasa talampakan nata. Sa tingin mo ba, maloloko natin ang mga doktor? Huwag mo nang subukan pa. Hindi ko sinabing naniniwala ako sa mga sinasabi mo pero ang kailangan nating hanapin ay kung sino ang pasimuno ng lahat ng to bago mo isipin ang divorce-divorce na yan. Kung ako sa'yo, hanapin muna natin ang dahilan kung bakit nandito tayo sa sitwasyon na to. Come to think of it, kahit gaano mo pa kagustong makalag ang tali na yan, wala na tayong magagawa pa. Hindi pa rin mababago ang katotohanan na iniwan ka na ng lalaking mahal mo. Hindi na siya babalik sa'yo pa. Mahabang sabi pa nga nitong si Martin, nakita niya kung paano nag-iba ang mood ni Margaret. Lumabas ito ng walang paalam kaya naiwan na lamang siyang naiiling. Nasaan ka ba, Trina? Tanong niya sa kaibigan. Nasa bahay lang, tumatambay. Wala akong ganap ngayon. Sagot nito sa kabilang linya. Pupunta ako dyan. Sure, basta magdala ka ng pagkain. Sagot nga ni Trina.
Anong klaseng pagkain naman? Yung paborito ko, alam mo na yun. Sagot ni Trina at pinutol na ang tawag. Makalipas ang ilang oras, ay nasa labas na nga siya ng bahay ng kaibigan. Hindi pa niya naitulak ang gate, ay bumukas na nga ito at ang nakangiting mukha ni Trina ay nakita niya. Akala ko, mamaya ka pa darating eh, kaya abangan na sana kita sa labas. Wika nito. Wala akong magawa sa bahay eh, kaya pupunta talaga ako rito. Sagot niya habang naglalakad papasok. Teka, wala ka bang pasok sa trabaho? Tanong ni Trina at ito na ang nagbit-bit ng dala niya. Wala pa, nagpaalam naman ako sa daddy ko. Dahil sa nangyari parang napagod ako. Sagot niya at umupo na nga sa sofa. Pansin ko nga, tsaka pumayat ka ha? Kamusta na pala yon? Tanong ng kaibigan at nilantakan na nga ang pizza na binili niya. Wala eh, mahirap pakiusapan ng lalaking yun. Insultuhin ba naman ako? Kaya to, nanggagaliti ako sa inis. At kaibigan pala silang dalawa ni Leon? Akalain mo yun? Nakasimangot na sagot niya. Sino ba kasing hindi maiinis sa ginagawa mo? Pabalik-balik ka doon at hindi ka naman sure kung siya bang lalaking hinahanap mo. Unless, sinabi niya na lahat ng detalye na nandoon ay kanya. Sabi ni Trina, hindi rin naman niya inamin eh. At saka, alam mo ba, sinabihan pa akong wala din naman daw saysay kung magfa-file ako ng divorce kung si Migs iniwan lang din naman ako at hindi na ako babalikan pa. Ay, napabuntong hininga na sagot ni Margaret. Sagot naman ang kanyang kaibigan. Well, may punto naman siya. Bakit hindi mo nalang hayaan muna? Tutal, single ka naman ngayon. Sa sobrang mong pag-iisip, napapabayaan mo ng sarili mo, tignan mo. Sabi nga ni Trina at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Hindi ako matatahimik kung alam kong nasa papeles na yun ang pangalan ko. Hindi yun basta-basta na kung ano-ano lang. Marriage contract yun, Trina. Eh wala ka nang magagawa, friend. Dahil nangyari ng lahat. Sagot nga ni Trina. Siya nga pala, anong sabi ng ninong mong abogado? Tanong ni Trina. Wala din naman siyang magagawa tungkol sa bagay na yun eh. Ang sabi niya, baka si Martin de Jus ang inilaan na tadhana para sa akin. Naiiling nga na sabi ng babae. Talaga? Naniniwala pa sa tadhana yung ninong mong yun? Kung siya nga mismo, hindi nakapag-asawa eh. Umikot ang mata na sabi ni Trina. Shh! Hayaan mo na! Malay natin, late bloomer lang si Ninong. Sagot naman ni Margaret. Wala ng pag-asa yun, uy! Sabi ni Trina. Gaga, ang tao habang nabubuhay may pag-asa. Sagot niya. Samantalang si Martin ay maaga pa lang ay nasa opisina na niya. 6 na buwan na rin magmula nang muling pumunta ang babaeng iyon dito sa opisina niya. Napailing na nga lang siya dahil nabibilang talaga niya at hindi niya alam kung bakit hinahanap niya ang presensya nito. Mars, wala bang naghahanap sa akin? Tanong niya sa kanyang assistant nang pumasok ito. Wala po sir eh. Okay, kapag may naghanap, papasukin mo lang. Sabi nga ng lalaki. Sige po. Bumukas ulit ang pintuan pero hindi na lamang niya pinansin. Bakit? Namiss mo ba ako? Tanong ng isang pamilyar na boses. Kaya agad siyang napatingin dito. Anong ginagawa mo rito? Akala ko sumuko ka na. Sagot nga ni Martin habang nakakunot ang noo. Bakit ko naman gagawin yun? Nagpahinga lang ako ng konti since ikaw naman ang dahilan kung bakit nawalan ako ng nobyo. Kaya ikaw na lang ang iistorbohin ko. Nakangising, sagot ni Margaret. Kung dati, mahaba ang buhok nito. Ngayon naman ay maikli na at nilagyan ng kulay naging blonde na nga ito. Gaano ka naman kasigurado na ako ang lalaking yun? Tanong nga ni Martin. Ikaw man o hindi, hindi na importante yun. Sagot nito at biglang lumapit sa mesa niya saka tinignan ng mukha ng maigi. Umusog ka nga ng konti, bakit bang lapit mo na naman? Napapalunok nga na sagot ni Martin.
Eh bakit namumutla ka? May sakit ka ba? Tanong ni Margaret at dinama ang kanyang noo. Ang dami mong sinasabi. Umalis ka na nga. Kunwaring galit na sabi ni Martin at agad na tumayo. Ang sungit mo naman. Parang pinaglihi ka ng sama ng loob. Alam mo ba yun? Nakasimangot na sabi ni Margaret. Nasa opisina kasi tayo. Marami akong ginagawa. Maiksing sagot naman ni Martin. Talaga? Pero bakit sabi ng empleyado mo sa labas na wala ka naman daw ginagawa? Kahit ngayon lang, huwag mo naman akong sungitan. Nagpunta lang ako rito para dalhan ka ng pagkain. Sabi nga ng babae, hindi ako nagugutom. Masungit na sagot naman ni Martin. Napaatras siya nang lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang braso at iginiya siya paupo sa sofa. Kailangan mong kumain ng masustansyang pagkain. Sabi nila, sa labas ay hindi ka naman daw mahilig kumain ng agahan. Hindi naman pwede yan. Kahit kaunti lang, lagyan mo ng pagkain ng tiyan mo, pwede ba? Sabi ni Margaret at nilabas na ang lahat ng pagkain dala sa kanyang glass table. So, inalam mo na lahat tungkol sa akin. Mananagot ka sa akin kapag may narinig akong ibang chismis sa labas. Sagot niya. Excuse me ah, hindi ako chismosang tao, Martin, kaya safe ang sikreto mo. Sabi nito at nilagyan siya ng pagkain sa platong dala nito. Pero, matigas talagang lalaki. At sabi nga nito na, aba, hindi tayo magkaibigan na dalawa para tawagin mo ako sa pangalan ko. Reklamo nga niya. Eh, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Sir Martin ba? Hindi mo naman ako empleyado eh. Misis mo nga ako. Nahangisi pa ngang sabi ng babae. Napailing na nga lamang si Martin. Ayaw niya sa mga babaeng makulit at matigas ang ulo. Pwede ka nang umalis. Pagtataboy niya rito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikitang kumakain ka. O gusto mo, subuan pa kita. Nakataas ang kilay nitong sabi. Wala siyang nagawa, kundi ang kumain hanggang sa naubos niya ang binigay nito. Lalabas muna ako saglit at ang gusto ko pagbalik ko, wala ka na rito sa opisina ko. Masungit na sabi ni Martin. Okay, fine. Makalipas, ang ilang oras ay naisipan ni Martin na bumalik sa kanyang opisina. Sinadya niyang lumabas para iwasan ang babaeng yun. Kanina pa siya nagtitimpi. Baka konting gilaw lang nito, mahahalikan niya na dahil masyadong effortless ang ginagawa nitong pagpapakute kahit hindi naman nito alam. Namilog ang kanyang mga mata nang makitang mahimbing na natutulog sa kanyang sofa si Margaret. Hoy, bumangon ka nga dyan. Bakit ka ba natutulog dito? Tanong niya habang tinutusok niya ng daliri ang pisngi nito. Ano ba? Ang ingay mo naman eh. Natutulog yung tao. Hayaan mo na nga ako rito. Sagot nito habang nakapikit pa nga ang mata. Opisina ito, hindi bahay. Umuwi ka na. Sabi nga ni Martin at pilit na hinihila ang braso nito. Please lang, hubby. Kahit ngayon lang. Hayaan mo naman ako umidlip. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling punta ko rito. Sagot nito at tumalikod sa paghiga. Umikot pa nga ang mata ni Martin. Tinawag pa talaga siya nitong hubby. Nasusuka siya. Umupo na nga siya sa kanyang swivel chair. Saka naman bumukas ang pintuan. Nakita niyang ang mga mata ni Joem ay nakatutok sa babaeng natutulog sa sofa. At sakto namang humarap sa pagkakahiga si Margaret. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Baka iisipin nila yon na tinitira mo ang ate niya. Pero wala namang problema kasi kasal naman kayong dalawa sa papel. Sabi nga ni Joem. Gago, ang dami mong sinasabi. Ano bang kailangan mo rito? Tanong ni Martin. Wala, binibisita ka. Hindi ako na-inform na may nauna na palang bumisita rito sa akin eh. Nakangising sagot ni Joem at kinindatan siya. Ang dumi ng isip mo, hindi ka pupunta rito kung wala kang kailangan. Pagpupumilit naman ni Martin. Uy, pagkain! Sabi nga ng makulit na si Joem at nilantakan ang pagkain sa mesa. Hep, hep! Sino nagsabi sa iyong kainin mo yan? Para sa akin yan. Pigil nga niya sa kaibigan. Wala na eh, naubos ko na yung kainin. Salamat pare ah,
Masarap magluto nitong misis mo. Pagbibiro ni Joem at saka lumabas ang kanyang opisina. Bumalik na nga sa trabaho si Margaret. Sinunod niya ang sinabi ng kanyang ninong Marco na balikan si Martin, na kahit sobrang sungit nito at tinitiis na lamang siya. Hindi naman niya dapat sisihin ang lalaking iyon dahil pareho lang naman silang biktima ng pagkakataon. Paliko na nga sana siya nang makita nga niya si Mix na nag-iisang naglalakad. Iiwas sana ito nang makita siya, pero wala naman itong daraanan kundi ang direksyon kung saan ito nakatayo. Kaya naman no choice na nga siya. "Kamusta ka na, Migs?" tanong niya. "Okay lang. Ito, masaya na sa buhay ngayon," sagot nito. Napangiti ng mapait si Margaret. "Ang daya-daya mo, alam mo ba yun? Ang dali mo lang nakahanap ng kapalit ko ah. Ganun lang ba talaga kababaw ang pagmamahal mo sa akin? 7 taon? 7 taon tayong nagsama, di ba? Sa pait at sa saya." Puno ng hinanakit na sumbat niya rito. "This is not the right place to talk about the issue about us, Margaret. Hindi mo ko masisisi dahil ikaw itong naikasal sa iba. Samantalang ako, sa loob ng ilang taon nating relasyon, I never cheated on you, even once. Kaya, don't throw the blame on me," sabi ni Migs at nagpatuloy ito sa paglalakad. Tumulo ang luha sa mga mata niya nang iwan siya ni Migs sa lugar na iyon nang nag-iisa. Napag-usapan ng barkada ni Martin na gagala sila nang hapon ding yun. Nang nasa syudad na nga sila, ay nakasalubong nila si Margaret. Pero nagtaka siya kung bakit hindi man siya nito pinapansin mas lalo na sila yun. "Diba, kapatid mo yun, pre?" tanong ni Joem. "Oo," sagot ni Leon. "Bakit hindi ka man lang pinansin? Mas lalo na itong si Martin. Nakita ko nang dumalo yung kapatid mo sa opisina nito kahapon at nagdala ng pagkain," sabi ni Joem. "Ang daltal mong gago ka," reklamo niya. "Talaga? Hayaan mo na, ganoon naman talaga ang mga babae. Palaging may regla," sagot ni Leon. Pero nakasunod ito sa kapatid na parang nag-alala hanggang sa mawala ito sa paningin niya. "Tutuloy pa ba tayo, pre? Ang lakas na ng ulan na. May kulog at kidlat pa," sabi ni Migoy. "Hindi na siguro. Susunod na araw na lang tayo gagala," sagot naman ni Leon. "Ikaw, Martin, anong plano mo?" tanong ni Levi. "Wala. Hindi sana ako sasama sa inyo eh. Kung hindi niyo lang ako pinilit," seryosong sabi ni Martin. Nakita niya kung paano umisi si Joem sa tabi ni Migoy. Iba na naman ang iniisip ng gagong ito. Makalipas ang ilang minuto, kanya-kanya na nga silang sakay ng mga kotse nilang dala. Habang si Margaret naman ay sinusuong ang ulan dahil wala siyang dalang kotse. "Margaret!" Narinig niyang may tumawag sa kanya pero hindi niya ito pinansin. "Ano ba? Magpapakamatay ka ba?" tanong ni Martin habang basa na nga rin ito ng ulan na nakatayo sa harapan niya. "Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na nga lang dyan. Nabasa ka na ng ulan," sabi niya at nagpatuloy na nga lang sa paglalakad. "Nag-aalala ka sa akin? Tapos ang sarili mo hindi mo inaalala?" sagot ni Martin at tinignan siya ng maigi. "Pwede ba? Hayaan mo na lang ako. Mas feel ko ang maglakad sa ulan," sagot naman ito. Pero sabi naman ni Martin, "Paano kung magkasakit ka?" Tanong nito na halatang sobrang nag-aalala. Napaismid si Margaret. May puso rin pala tong masungit na to, sa isip nga niya. "Babalik ba si Migs kapag nagkasakit ako?" sabi niya. "Namputya naman, Margaret, oh! Hindi ka pa patapos sa lalaki yun? Kahit pa magkasakit ka dito ay wala na yung pakialam sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, ihahatid lang kita sa bahay mo," sabi nito. "Kung sa bagay, alam mo, kasalanan mo naman ang lahat ng to eh. Kung hindi dahil sa lintik na dokumentong yun, hindi sana ako masasaktan ng ganito. Parang, I'm begging for my freedom. Alam mo bang ilang buwan na akong pabalik-balik sa opisina mo? Humihingi ng pabor
Halos magmakaawa na ako sa'yo. Pero hindi mo man ako binibigyan ng pagkakataon. You're such a selfish jerk. Sigaw nga niya rito. At humagulgol na nga. Nilapitan siya ni Martin at ni Yakap. Shh! Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Pag-aalo nito sa kanya. Ang sakit-sakit kasi. Mahal na mahal ko yung lalaking yun eh. Kaya nagkakaganito ako. Sobrang sakit. Sabi nga niya, kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at inayos ang basa niyang buhok na tumatabing sa kanyang mukha at pinunasan ang kanyang mga luha. Walang may gusto nitong mangyari, Margaret. Kahit ilang beses mo pa akong sisihin, I'm trying to help you out. Naghahanap ako ng paraan pero huwag mo naman akong madaliin. For now, I can be your shoulder para maiyakan mo. Sabi nga ni Martin. Unti-unti nitong inilapit ang mukha nito sa mukha niya at napapikit na lamang siya. Nang biglaan nitong hinalikan ang kanyang mga labi at hindi niya alam kung bakit inilagay niya ang kanyang mga braso sa liig nito. Ginaya din ng labi niya ang ginawa ng labi ni Martin. Nahinto lamang siya nang biglang umalis ito sa harapan niya. Let's go, Margaret. Galit na tawag nito sa kanya. Nandiyan na. Sagot niya at pumasok na nga sa kotse nito. Next time, huwag kang basta-bastang susulong sa ulan. Nang walang dalang payong, nakakaperwisyo ka ng tao. Sermon pa nga ni Martin sa kanya. Napangiwi na nga lamang si Margaret kung kanina ay naging mabait ito sa kanya at nag-aalala. Humantong pa nga sa halika ng lahat, pero ngayon, bumalik na naman ito sa pagsusungit. Pasensya na po, hindi na mauulit. Sagot nga nito. Dapat lang. Narating na nga nila ang bahay niya, kaya agad siyang bumaba ng kotse. Lumabas din si Martin. Pasok ka muna sa loob. Ayaw niya rito. Huwag na, masyado na akong basa. Saka may pupuntahan pa ako. Sagot nito. Salamat, mag-ingat ka. Sabi niya. At nilapitan si Martin, saka ito niyakap ng mahigpit. Naramdaman niya kung paano ito natigilan sa ginawa niya. Sobrang inis na nararamdaman ni Martin ngayong araw na to. Mali ang ginawang report ng kanyang mga empleyado at idagdag pa nang dahil sa halik na nangyari sa kanila ng babaeng yun. Hindi niya tuloy alam kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Hindi kasi niya maintindihan ang sarili kahit nabasa ito ng ulan at umiiyak. Ay maganda pa rin ito sa kanyang paningin at nag-aanyaya ang mga labintong kay pula. Bumukas ang pintuan at akala niya kung sino ang pumasok. Pagtingin niya ay ang nakangiting si Margaret ang nakita niya. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong niya. Dinadalaw ka. Masama ba? Sagot ni Margaret. Umalis ka na. Alis. Hindi pa siya nakontento. Nilapitan pa niya ito at hinila palabas. Saka pumasok siya sa loob ng opisina niya at nilak pa nga ang pinto. Sa kabilang banda, napangiwi na nga lamang si Margaret dahil sa higpit ng hawak nito sa kanya. Wrong timing ang pagpunta niya rito. Galit na galit ito at nadamay siya. Kung alam lang niya na ganun ay hindi na sana siya nagpunta pa. Pinulot niya ang natapong pagkain na dala niya, saka naglakad palabas ng building. Hindi siya nagdala ng sasakyan, kaya maglalakad-lakad na nga lamang siguro siya at magpapalipas ng oras. Galit si Martin, kaya wala naman siyang may istorbo ngayong araw. At ang parents naman niya, sa abroad, nandoon. Si Trina naman ay busy sa trabaho. Papatawid na sana siya, nang may biglang humawak sa braso niya. Paglingon niya, ay ang nakangiting mukha ng lalaking hindi pamilyar sa kanya. Yes? Nakataas ang kilay na tanong niya. Ako nga pala si Joem. Saan ka galing? Tanong ng lalaki at binitawan ang kanyang braso. Bakit? Tanong naman ng babae. Wala naman. Nakita ko kasing lumabas ka sa building ni Martin. Wala siya sa loob?
Tanong nga ng lalaki. Ewan ko, hindi naman siya pinunta ko eh. Malditang sagot niya. Nakita niya kung paano humalakhak ang lalaki. Oh, huwag kang magalit sa akin. Kaibigan ko si Martin. Kaibigan ko rin ang kapatid mong si Leon. Nakangiting sabi ni Joem. Okay, so may kailangan ka ba sa akin or something? Nabuburo din pala ang mga bachelor's playboy in town, no? Tanong nga ni Margaret. Hep, hep, hindi totoo yung paratang mo sa akin, sis. Sadyang gwapo lang kami at masyadong lapitin ng mga babae. Pero si Leon ang sobrang maalindog sa aming grupo. Kaya yun, nagtatago na dahil pinaghahanap siya. Sagot nga ni Joem habang natatawa. Sabi ko nga sa mami ko eh, na kapag hindi pa nila pinagsasabihan ng lalaki yun na ba, magkakaroon sila ng maraming apo na puro eldest sa iba't ibang mga babae. Nailing na sagot na nga lamang ni Margaret. Oo nga, so san ka na ngayon yan? Uwi ka na ba? Sumama ka na lang sa akin tumambay, safe ka naman eh. Ayaw nga ni Joem sa kanya. Pwede rin, sagot ng babae dahil wala naman siyang gagawin ngayon. Great, let's go. Sabi ni Joem at pinagbuksan na siya nito ng kotse. Hindi pa nahimasmasan si Martin sa kanyang galit, kaya pinag-overtime niya ang lahat ng kanyang empleyado. At gutom na nga siya. Nagkamali siya nang pagpapaalis kay Margaret kanina. Ang akala niya babalik ito pero hindi pala. Tumunog ang kanyang cellphone. Video chat galing kay Joem, kaya agad niya itong sinagot. Nasaan ka? Tanong ni Joem. Bakit? Sagot naman niya. Wala lang. O, nasa opisina ka pa? OT? Tanong nga nito. Oo, sagot ni Martin. Nakita niyang tumayo si Joem at pumasok sa kusina. Pero may nahagipang camera nito na likod ng babae. Teka lang, may kasama kaya ata dyan? Tanong nga ni Martin. Oo pre, meron. Bakit? Sagot ni Joem at itinuon nito ang camera sa nakatalikod na babae na pamilyar sa kanya. Nakakunot ang kanyang noo. Anong ginagawa ni Margaret sa bahay ni Joem? Margaret? May tama ka pre. Sagot ni Joem na may halong halakhak. Anong ginagawa niya dyan? Tanong niya habang nakakunot ang noo. Nagluluto. Masyado ako kasing nagpapadala sa galit mo. Ikaw na nga itong sinusuyo. Sinusungitan mo pa. Sabi ni Joem na halatang naiinis na. Gusto ka raw na makausap ni Martin. Marg. Sabi nga ni Joem. Hindi na. Sagot ni Margaret na rinig na rinig niya. Paano ba yan? Ayaw ka raw niyang makausap eh. Pambubuksan ang kaibigan sa kanya. Damn you. Inis na sigaw naman ni Martin. Bye bye. Sabi ni Joem sa kapinuto lang video call at parang iniinis pa nga si Martin. Ayan tuloy, hindi mapakali sa kanyang inuupuan ngayon si Martin. Wala siyang tiwala sa kanyang kaibigan. Lalaki ito at babae si Margaret, habang si Margaret naman ay tapos na sa pagluluto. Kaya lumabas na nga siya ng kusina ni Joem. Salamat sa pagluluto, Marja. Napagod ka pa tuloy. Sabi nga ni Joem. Walang anuman. Tikman mo na lang kung masarap. Siya nga pala. Mayin pa lang. Maghanap ka na ng babaeng mapapangsawa mo. Nang sa ganun, may tagaluto ka na. Hindi araw-araw palaging okay ang katawan natin, okay? Habang tumatagal, lalong nadadagdagan ang edad natin. Stop playing woman's heart, will you? Seryosong sabi nga nito. Yes po, sagot naman ni Joem. O siya, hindi na ako magtatagal. Bibisitahin ko pa yung parents ko. Paalam nga niya. Hindi ka ba kakain? Tanong ni Joem. Hindi na. Busog ako kaya patikim na lang. Natatawang sagot niya. Okay. Bit-bit ang kanyang sling bag at lumabas ang bahay ni Joem. Habang si Marty naman ay humihingal nang mapagbuksan siya ng pinto ni Joem. Teka pre, bakit ka nandito? Tinakbo mo lang ba ang papunta rito? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Bagkus ang kanyang mga mata ay natuon sa loob ng bahay nito at mayroong hinahanap. Hindi naman, sagot niya.
Oh, bakit ka hinihingal? Halika, pasok ka muna. Sabi ni Joem sa kanya at niluwagan ang bukas ng pintuan. Wala palang barkada? Mahina niyang sabi. Barkada ba ang dahilan kaya ka nandito? Pre, umuwi na siya. Ano bang nangyari? Nakita ko siya kaninang lumabas ng kumpanya, halatang wala sa mood. Siguro sinungitan mo na naman. Yari katuloy. Pang-aasar ni Joem. Ang dami mong tanong. Sabi nga, nitong si Martin at nagpatiuna sa pagpasok sa loob. Bakit? Ramdam ko ang galit mo sa akin. Pare, umamin ka nga sa akin. Nagseselos ka ba? Tanong ni Joem. Dream on, bakit naman ako magseselos? Balik tanong niya rito. Ewan ko sa'yo, ikaw lang naman niyang hindi makakausap ng maayos eh. Sagot ni Joem at sumunod sa kanya. Masyado kong gutom pre, kaya wag mo akong iniinis, baka ikaw makain ko. Sabi niya at dumiretso sa kusina. Talaga? Baka ginawa mo lang rason ang pagiging gutom para makarating rito nang malaman mong kami lang dalawa ni Margaret ang nandito. Sabi nga ni Joem, ang hilig mo namang gumawa ng kwento, kalalaki mong tao, reklamo ni Martin. At tinignan ang pagkain. Akma niyang itong kukunin ng akin yan. Pigil ni Joem sa kanya. Misis ko naman ang nagluto nito. Kayo okay lang na kumain din ako. Sagot at umupo na saka nagsimulang kumain. Humahalakak si Joem ng sobrang lakas na nagpabingi sa kanya. Sa wakas, umamin ka rin. Hindi ka na pala kailangang tanungin eh. Ikaw na pala ang magkukusang aamin. Nakangising sabi ni Joem. Napaka-isya talaga nito, sabi niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa halik na yun ay nagbago ang pananaw niya kahit anong pagsusungit niya sa iba. Tamis, nangiti lamang ni Margaret ay titiklop na siya. Noong una ayaw na nga niyang aminin na ang Martin de Dios na nakasulat sa dokumentong iyon at siya ay iisa. Pero ngayon ay parang gusto pa nga niyang isigaw at aminin sa lahat na ikinasal na nga siya sa babaeng iyon. Tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang pantalon. Pagkatapos niyang kumain, hindi niya alintana ang masamang tingin ng kanyang kaibigan dahil sa naubos niya lahat ng pagkain dapat para rito. Magandang gabi apo, kamusta ka na? Tanong ng kanyang lola sa kabilang linya. Okay lang po ako grandma, sagot naman niya. Alam mo bang nagtatampo ako sa'yo? Ang lapit lang ng probinsya, pero hindi mo man lang ako nagawang bisitahin. May himig ng pagtatampong sabi ng kanyang lola. Pasensya na po, sobrang busy ko lang po talaga eh. Pero wag po kayong mag-alala, baka sa susunod ay madalaw ko na kayo dyan. Sagot nga ni Martin. At tama ang kanyang lola. Hindi na niya ito nadadalaw. Bigla siyang nakaramdam ng guilt dahil sa sinabi nito. Bakit kailangan pang sa susunod? Kung pwede namang bukas. Ay, mag-ina talaga kayo. Parang pinagkaisahan niyo akong dalawa? Malungkot na sabi ng kanyang lola sa kabilang linya. Natatawa si Martin. Huwag ka nang magreklamo, grandma. Kung ako nga anak niya, hindi niya nga naisipang dalawin eh. Ikaw pa kaya na mama niya. Bukas na bukas din ay pupunta ako dyan. Pampalubag loob na sagot niya. Talaga? Sigurado na ba yan na po? Tanong ng kanyang lola na parang hindi makapaniwala. Oo nga. Matipid na sagot ni Martin. Okay, but don't forget to bring your date ha? Or else, akong maghahanap para sa'yo. Sabi nga nito. Teka lang grandma, bakit kailangan ko pang magdala ng date sa pagpunta ko dyan? Nakakunot noong tanong ni Martin. Maganda ang lugar na to at malamig. Kaya hindi pwedeng wala kang kayakap sa gabi. Natatawang sabi ng kanyang lola. Pero po, huwag ka nang umangal, Martin. Sinasabi ko na sa'yo. Sabi ng kanyang lola sa kapinutulang tawag. Iba din ang trip ng lola mo ah. Siguro, gusto na nung mag-asawa ka dahil sumobra ka na sa pagsusungit. Pakausapan mo si Margaret. Nasamahan ka kung hindi siya galit sa'yo. Nakangising suhestyon ni Joem. Alam mong lalaki ka,
Napaka-marites mo. Angal nga nito. Umuwi ka na at matulog ng maaga, pre. Kung nag-aalala ka na may ginawa kaming milagro ni Margaret, nagkakamali ka. Ang laki ng respeto ko sa'yo at magkaibigan tayo matagal na. Kaya hindi ko siya susulutin sa'yo kung yan inaalala mo. Wala akong iniisip na ganun. Sagot na nga lamang ni Martin. Sus, maniwala ako sa'yo. Kahit hindi mo sabihin, nag-iisip ka ng hindi maganda. Kaya napasugod ka rito eh. Kinain mo pa lahat ng pagkain para sa'kin. Naiinis na sabi ni Choem. Sa sumunod na mga araw ay naging busy sa pagsusupervise ng negosyo nila si Margaret. Kaya wala na siyang panahon pa na gumala at saka nagtatampo siya kay Martin. Ito na nga ang sinusuyo pero ito pa ang galit. Kaya kahit na kailan, hindi na niya ito pupuntahan. Ginabi siya ng uwi kaya nagtataka siya kung bakit maliwanag ang kanyang bahay. At paano ka nakapasok dito sa bahay ko? Tanong niya kay Martin. Nakapasok siya sa loob kaya tinaasan niya ito ng kilay. Hi! Ang tagal kong naghintay sa labas ng bahay. Ay tanong doorbell ang gawin ko. Wala ang nagbubukas. Kaya pumasok na lang ako. Sagot nga nito. Nahalatang hindi naman nag-aalala. Baka magalit siya. Saan ka naman dumaan, Aber? Tanong niya. Sa pader at tumalon. Natawa naman ang babae. May lahi ka sigurong magnanakaw, no? Ano pa kasing ginagawa mo dito? Tanong niya rito. Dinadalaw ka. Sagot nito at binigay nito sa kanya ang isang bouquet. Ano to? Peace offering? Parang nagkabaliktad na yata tayo ng sitwasyon eh. Sabi niya at umupo na nga sa tabi. Sort of. Gusto ko lang humingi ng tawad. Nagkataong galit ako sa mga empleyado ko at saktong dumating ka kaya ikaw ang napagbuntunan ko ng galit. Sabi nga nito. Sincere ba yan? Feel ko, hindi naman eh. Nakangiting sabi nga ni Margaret. Oo nga, baka tayo mong maniwala? Tanong nga nito. Kilala kita. Halos ayaw mo nga akong makita at ipinagtatabuyan mo ko palayo sa'yo. Palagi mo akong sinusungitan. Tapos, bigla kang naging ganyan? Siguro may kailangan ka sa akin, oh. Sabi pa nga ni Margaret. Bakit mo alam? Tanong nito na napakamutulo. Alam ko lang. Kasi yung taong masama ang ugali gaya mo. Maging mabait lang yan kung may kailangan sa isang tao. Sagot nga ni Margaret. Grabe ka naman. Kung makajudge ka sa akin, halika nga rito. Sabi nito, naakmang yayakapin siya pero umiwas nga ang babae. Kaya lang malakas ito kumpara sa kanya. Kaya nayakap niya tuloy ito. Ano ba? Pitawan mo nga ako! Sigaw nga ni Margaret at pilit na kumakalas sa yakap nito. Kung dati, ay para siyang may sakit na iniiwasan nito kung lalapitan niya ngayon naman ang landina nito. Hindi naman sila magkaibigan. Huwag kang malikot. Yayakap lang naman ako eh. Reklamo ni Martin na pilit sinasalag ang kanyang mga sipa. Pero kahit anong ilag niya, ay nayakap na siya nito at biglang kinagat. Ang landi mo ngayon ah. Aray, ano ba? Bitawan mo nga ako. Bakit ka ba nangangagat? Sigaw niya. Kaya agad siyang binitawan ni Martin at natigilan siya na patingin sa kanya habang siya naman ay nakahawak lamang sa kanyang batok na kinagat nito. Nagkasugat pa yata siya. I'm sorry, ikaw kasi ang lakas mong pumatid. Niyakap lang naman kita, grabe ka makareact. Sabi nga ni Martin sa katinignan ng kanyang batok at hinipan nito. Hindi naman tayo close, kaya huwag kang malapit ng lapit sa akin. Sabi nga ni Margaret at pumasok saglit sa kusina at uminom ng tubig. Pinigyan niya si Martin pagkabalik. Magkaibigan naman tayong dalawa. Sagot nito at ininom ang tubig na binigay niya. Kailan naman tayo naging magkaibigan? Ang sungit-sungit mo kaya sa akin. Lagi kang nakasigaw. Sabi naman ni Margaret. Yung unang araw na pumasok ka sa opisina ko, magkaibigan na tayo noon. Nakangising sagot ni Martin. Sa ayaw mo ngang aminin na pangalan mo nga yung nakasulat doon sa papeles na yun eh. Nakasimangot nga na sumbat ni Margaret. Eh, hindi naman talaga ako yun. Alis, umalis ka rito.
Sabi na nga ni Margaret at hinuli ito patayo at itinulak palabas ng pinto. Tumigil ka nga Margaret, ang lakas mo ah. Lakas mo manulak, nasasaktan ako sa ginagawa mo. May sasabihin pa ako sa'yo. Reklamo nga ni Martin. Ano naman yun? Nakapamewang niyang tanong. Paupuin mo muna ako, sagot nito. Kaya hinila niya ito pabalik sa sofa. Sabihin mo na, matutulog na ako pagkatapos. Sabi niya rito at tinaasan ng kilay. Tumawag sa akin ang lola ko, yung nasa probinsya. Nagtatampo dahil hindi na ako nakabisita doon sa kanya. Umpisa nga ni Martin. Ano naman kinalaman ko dyan? Tanong niya. Makinig ka muna. Kaya hindi tayo nagkakaintindihan eh dahil hindi ka marunong makinig. Napakamot sa ulo si Martin. Sige na, tuloy mo na. Pupunta naman ako kaya lang. Gusto niya raw kasing magdala ako ng date. At wala akong maisip dalhin eh. Kundi ikaw lang. Bukas na yun. Sagot nga ni Martin habang nakatingin ng seryoso kay Margaret. Busy ako, Martin. Marami kang gagawin. Pwede ka namang pumunta kahit hindi ka magdala ng data. Mapipilit ka ba ng lola mo kung wala kang madala? Tanong nga niya. Pero sabi naman ni Martin, malalagot ako doon. Sige na, kahit bukas lang. Pagkatapos, pwede ka nang umuwi dito. Baka maghanap pa yun ng ibang babae. Magkakaproblema pa ako. Nakasimangot na sagot ni Martin. Ayaw mo nun? Magkaasawa ka na? Bale, walang sabi niya. Kapag pumayag ka, ililibre kita ng kahit nano. Trip to Paris, Italy, sa beach, Maldives, name it. Kahit saan mo gustong pumunta, sagot ko lahat. Sabi ni Martin na halatang desidido talagang isama si Margaret. Wow! Ang yaman mo naman yata. Pero hindi mo ako masusuhulan kahit sa langit pa yan. Sagot nga ni Margaret. Gusto mong pumunta sa langit? Kaya kitang dalhin doon. Pili yung sabi pa nga ni Martin. Sabay kindat. Gago, umalis ka na nga. Sinasayang mo oras ko eh. Sabi naman ni Margaret sabay tulak rito palabas ng bahay. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi naman siya pinilit nito na pasamahin sa probinsya. Kaya agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Nagbihis na nga't natulog. Ang sarap ng tulog niya dahil hindi na bumalik ang lalaking makulit, pero ang akala niya lang pala yun. Pagkalabas niya ng bahay, ay nakita niya si Martin na nakasandig sa hood ng kotse nito na may suot na itim na sunglass. Nahangiti pa ito habang kumakaway sa kanya. In fairness, gwapong-gwapo ito sa paningin niya ngayon. Nakalong sleeve na puti at bagong gupit. Nandito ka na naman? Hindi naman ako pumayag ah. Ang sabi ko sa'yo kakabe, busy ako. Sabi nga ni Margaret. Naging maganda ang umaga ko pagkakita ko sa'yong ganyan ang suot mo. Huwag ka na lang kayang magdamit. Nakangising sabi pa ni Martin. Saka pa lamang niya tinignan ang kanyang sarili. At nakita nga niyang nakasuot siya ng manipis na short at isang loose crop top na halos kita ang kanyang pusod. Oh my! Alam mo ang bastos mo! Napakabastos mo! Sigaw niya at tumakbo papasok sa bahay niya. Bilisan mo na dyan, Margaret. Alis na tayo. Ang tagal kong naghintay sa labas ng bahay mo at nangangawit na. Ang lakas mong matulog kaya hindi ako papayag na hindi ka sasama. Sabi nga ni Martin na sumunod na pala ito sa kanyang papasok. Hindi nga ako sasama. Ang kulit mo naman eh. Sigaw ni Margaret. Nandito siya ngayon sa loob ng kwarto at nag-lock ng pinto. Makalipas ang ilang oras. Akala ko ba hindi ka sasama? Tanong ni Martin nang nasa kotse na papuntang probinsya. Alam mo, epal ka kasi. Kinukonsensya mo pa talaga ako. Nakonsensya ka naman. Kaya ito ka ngayon, kasama ka. Nakangising sabi nito. Ano bang meron doon sa probinsya? Bakit pinili ng lola mo na doon na lang manirahan kaysa dito sa syudad? Tanong niya. Kapag ang tao tumatanda na, hindi mo na mapipigilan ang kanilang gustong gawin, Margaret. Kaya yun,
Hinayaan ko na lang siya. Sagot nga nito. Mabait ka pala nga po, sabi niya at napapatingin sa bawat madaraanan nila. Ikaw lang naman ang hindi nakaka-appreciate ng kabaitan ko eh. Pero salamat pa rin sa pagsama mo sa akin. Paniguradong mag-e-enjoy ka doon. Mamitas ka ng prutas o di kaya ay maliligo ka sa batis. May rancho ang lola ko doon. May mga magaganda ang kabayo kang pwedeng sakyan. Sabi nga nito. Akala ko ba isang araw lang ako doon? Magpapakita lang ako sa lola mo at saka uuwi na lang siya, Dad. Nakakunot nga niyang sagot. Suggestion ko lang naman yun ah. Kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Matulog na nga muna ako. Huwag mo akong guluhin ah. Tama na itong napapayag mo kung samahan ka. Sabi nga ni Margaret at ipinikit na nga ang mga mata saka sumandig sa inupuan niya. Okay, narinig pa niyang sagot ni Martin. Huwag mo akong titigan masyado, Martin. Baka matunaw kaya ako. Nakapikit niyang sabi dahil kanina pa niya ito napapansin na pasulyap-sulyap kay Margaret. Akala ko ba matutulog ka? Hindi naman kita tinitignan na. Guni-guni mo lang yan, sagot ni Martin. Talaga? O baka naman nagagandaan ka sa akin. Ayaw mo lang sabihin, sabi nga ng babae. Gusto lamang niya itong inisin dahil naboboard na nga siya kanina pa sila. Bumabiyahe, hindi pa sila nakarating sa kanilang pupuntahan. Kung maganda ka, ano naman ngayon? Tanong nito. Wala lang. Gusto ko lang iparemind sa'yo. Baka hindi mo napapansin. Nag-feeling pa nga na sabi ni Margaret. Hindi na niya narinig pa na sumagot si Martin kaya ipinagpatuloy na nga niya ang kanyang pagtulog. Maya-maya lang ay napansin niyang parang umaalog siya kaya nagising ang kanyang diwa. Ibinuka niya ang kanyang mga mata at nakita nga niyang karga-karga pala niya ito. Bitiwan mo nga ako, Martin. Gisingin mo na nga lang sana ako, sabi niya at inilibot ang paningin sa buong paligid. Ang himbing kasi ng tulog mo. Kaya naisip kong kargahin na lang kita para hindi ka magising at ipagpatuloy mo ang pagtulog sa loob ng kwarto dito sa mansyon. Sagot nga ito. So magpapasalamat pa ako sa'yo, reklamo ni Margaret. Why not? Ang gaan mo naman eh. Kumakain ka pa ba? Tanong nga ni Martin. Ano naman sa tingin mo? Makakarga mo pa ba ako ngayon kung hindi pa ako kumain? Sarkastikong sagot niya. Napahalakhak si Martin. Siguro kumakain ka pero yung kinain mo hindi napunta sa katawan mo kasi sobra kang nasaktan doon sa pag-iiwan sa'yo ng nobya mo na palaging bumabalik sa alaala mo. Sabi nga nito. Mahal ako noon. Kaya lang, magkasira kaming dalawa dahil sa'yo. Sagot nga ng babae. Hoy, wala akong kasalanan sa mga nangyari. Sadyang, masyado lang makitid ang utak ng nobya mong yun. Alam mo, okay lang yun. Hindi kanya totoong mahal. Kaswal na sagot ni Martin. Habang karga pa nga nito, si Margaret at wala siyang balak palakarin ng babae. Pero umakyat ang lahat ng dugo niya sa ulo sa sinabi nito. Sumbat tuloy ni Margaret. Ano bang alam mo sa pagmamahal ha? Pagsusungit lang naman ata ang alam mo eh. Pananakit ng damdamin. Sagot nga niya. Pero sabi naman ni Martin, ganito lang ako, Margaret. Pero hindi lang halata. Marami akong alam tungkol sa pagmamahal na sinasabi mo. Kasi kung totoo kang mahal ng lalaking yun, handa ka niyang samahan sa lahat ng problema na meron ka. Kapag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Nakikita mo naman siguro na agad kanyang iniwan, binitawan, nang nalaman nga niyang nangyari sa'yo, di ba? Kaya huwag mong ipamukha sa akin na wala akong alam. Dahil lang sa wala akong nobya. Sagot nga ni Martin. Natahimik naman si Margaret dahil natamaan siya. Sa sinabi nito, may point ang lalaki. Lahat na lang sinasabi nito sa kanya ay tama. At may sense in fairness. Pero para sa kanyang puso at isipan, palagi niyang isinisiksik na minahal siya ni Migs ng sobra. Pero ang totoo, hindi naman pala talaga. Magpahinga ka na nga lang muna. Babalikan kita rito mamaya, sabi ni Martin pagkalapag nito sa kanya sa kama.
Sige. Mataray na sagot naman ni Margaret at tila. Nagkabaliktad nga ang kanilang sitwasyon. Si Martin ngayon ang mabait sa kanya at siya naman itong parang hard to get. Pagkababa ni Martin ng hagdan, sinalubong agad siya ng kanyang lola Martha ng mahigpit na yakap at maraming halik sa pisngi. Apo, akala ko hindi ka napupunta eh. Tanong nga nito. Pwede ba yun, Grandma? Alam kong hindi mo ako titigilan hanggat hindi mo ako napapapayag. Nakangiti nga niyang sagot. Oo nga, tama ka. Sagot ng lola niya pero ang tingin ay sa kung saan na parang may hinahanap. May problema po bala? Tanong nga ni Martin. Nasaan ang tate mo? Hindi ka nagdala? Sagot nito. Akala mo ganun lang kadaling hanapin ang nirequest mo, Grandma? Tanong niya. So wala nga. Nakasimangot naman na tanong pabalik ng kanyang lola. Meron po, pero natutulog pa si Margaret sa kwarto. Mamaya na lang po natin istorbohin. Sabi nga nitong si Martin. Matamis ang ngiti na sumilay sa labi ng kanyang lola. Sige apo. Habang si Margaret naman ay napabalikwas ng bangon. Tumayo na nga siya at nang makita nga niya ang bintana ay dumungaw siya at nakita niyang madilim ang paligid. Kaya dali-dali siyang lumabas ng kwarto at hinanap si Martin. Nakasalubong niya ang isang matandang babae na sopistikada kahit matanda na. At ngumiti ito sa kanya ng sobrang tamis. Gising ka na pala, Margaret. Ako nga pala ang lola ni Martin. Tawagin mo lang akong Grandma, okay? Sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. Nagmano naman siya at gumanti ng yakap at ngiti. Masaya po akong nakilala ka, Grandma. Sabi ni Margaret pero ang totoo ay kating-kating na nga siyang umuwi. Ako din. Pero ang sabi ni Martin, uuwi ka din pagkatapos nating magkita. Pwede bang huwag muna? Delikado na ang daan ngayon. Sagot ng matanda. Sige po. Sabi naman ni Margaret pero nagsimula na nga siyang mainis. Magluto ako ng masasarap na ulam para sa iyo. Nakangiting sabi ng matanda at iginaya nga siya papasok sa kusina. Sinamaan niya ng tingin si Martin na nakaupo sa may unahan at ganadong kumakain. Salamat po, Grandma. Sabi niya at umupo na nga rin. Pinagsilbihan siya ng matanda hanggang sa matapos na nga siya sa pagkain. Nawala ang kanyang inis dahil sobrang busog niya. Marami silang napag-usapan hanggang sa nauna na nga itong magpaalam na matutulog na. At siya rin naman ay pumasok na nga sa kwarto. Hindi pa siya nakahiga sa kama nang may kumatok sa pintuan. Kaya agad niya itong binuksan at ang nakangiting mukha ni Martin ang kanyang nakita. Ano? Alam mo bang hindi ka marunong tumapad sa usapan? Ang sabi mo ay pwede na akong umuwi pagkatapos naming magkita ng lola mo. Pero ano to? Dito pa talaga ako matutulog? Tanong nga ni Margaret. Stop complaining, will you? Hindi ka ba napapagod? Kung ako ang tatanungin mo, pagod na pagod ako. Kung gusto mo talagang umuwi, marami namang kotse dyan si Lola. Magmaneho ka at umuwi kang mag-isa. Keep on being nice to you. Dinalan pa kita ng gatas at damit. At sir mo lang matatanggap ko? Galit na sagot nga ni Martin. Ibinigay sa kanya ang gatas at ang paper bag, saka umalis sa kanyang harapan. Naiwang nakatulala si Margaret. Alam niyang galit na si Martin sa kaartihan niya. Nasagad na siguro ang pasensya nito. Kinabukasan, hindi niya ito nadatnan sa paggising niya. Tanging ang lola lang nito. Masaya silang nagkakape sa may terasa. Nag-away ba kayong dalawa ni Martin? Maga kasi siyang pumunta sa rancho at hindi na hinintay pa. Makikita mo sana ang mga alaga kong mga kabayo doon. Sabi nga ng matanda. Hindi naman po. Matipid na sagot naman ni Margaret. Kamusta naman siya bilang asawa? Tanong ng matanda. Dahilan para lumaki ang mata ni Margaret. Ho? Huwag ka nang magtaka. Alam ko ang lahat tungkol sa inyong dalawa ng apo ko. Sabi nga ng matanda.
pero wala po kaming relasyon, agarang sabi ni Margaret. Wala pero kasal kayong dalawa? Nakangiting sabi ng matanda. Bakit po alam niyo ang tungkol sa bagay na yun? Nakakunot noong tanong nga ni Margaret. Alam ko, dahil kaming dalawa ng daddy mo ang nagpagawa ng marriage contract niyong dalawa at legal yun. Kaswal na sagot ng matanda. Nagrebelde ang kalooban ni Margaret. Masyado siyang nagalit at naghimagsik ang kalooban kung sino ang walang puso. At ilagay siya sa alanganin. Yun pala, ang lola niyang namayapa na at itong matandang nasa harapan niya. Ang dati na nararamdaman niyang pagkagiliw rito ay napalitan ng inis at galit. Ano? Alam mo po bang napakalaking perwisyon ang ginawa niyo sa buhay ko? Nawalan ako ng nobyo, Lola, at malapit na sana kaming magpakasal. Pero dahil sa lintik na marriage contract na yun, bigla po akong iniwan. Napaka-selfish niyo naman po, galit na sabi niya. Huminahon ka muna, Margaret. Pakinggan mo muna ako, sabi ng matanda. Hindi ako masaya sa mga nalaman ko. Nakita niya kung paano nalungkot ito sa mga sinabi niya. Naging magkasintahan noon ang Daddy Benedict at Mommy Monique ni Martin. Pero dahil sa may nangyari nga kaya naghiwalay sila at bigla namang dumating sa buhay ng daddy mo ang mommy at nagpakasal silang dalawa. Pero since gustong gusto ng lola mo na magkatuluyan ang mga anak namin, pero ang tadhana nang humindi. Kaya naisip namin sa mga apo na lang namin kami babawi, sabi nga ng matanda. Alam niyo po bang nasasaktan pa rin ako ngayon kapag naiisip ko ang ginawa niyo? Masyado kong mahal ang nobyo kong yun. Malungkot na sagot ni Margaret. Kahit siguro ilang beses pa akong humingi ng tawad sa nagawa namin ng lola mo, ay hindi mo kami mapapatawad sa ngayon. Pero hindi ko pinagsisisihan ang nagawa ko dahil nakita ko kung paano umiti ang apo ko dahil sa iyo. Kumingiting, sabi ni Lola Marita. Pero hindi umabot sa mga mata nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakakunot ang noong tanong niya. Martin was being abandoned by his mother. Dahil hindi mahal ng mama nito ang daddy nito. Kaya yun, inaiwan sa pangangalaga ko. Sa akin na nga siya lumaki, kaya kaming dalawa ang masyadong close isa't isa. Kaya siguro naging masungit siya at ni minsan, hindi nagkaroon ng mga nobya noon at walang planong maghanap hanggang ngayon. Matanda na ako at nabibilang na lang ang mga araw ko sa mundo at ayaw kong maiwan ang apo kong mag-isa. Kung may mali man akong nagawa dahil sa nadamay ka, yun ay ang sobrang pagmamahal ko kay Martin. Isang buwan lang subukan mo siyang pakisamahan at kung matapos man ang huling araw na hindi mo siya matututunang mahalin, ako na mismo ang gagawa ng paraan para mawalang bisa ang dokumentong nasa iyo. Pero sana, subukan mo dahil ayaw kong mawala na naman ang magandang ngiti ng apo ko. Seryosong sabi nga ni Lola Marta. Hindi pong madaling gawin ang sinasabi niyo, Lola. Hindi natuturuan ang puso. Sagot nga ni Margaret. Gusto mong makawala, di ba? Kaya mapipilitan kang gawin ang gusto kong mangyari. Binibigyan kita ng chance para makalaya ka. At pwedeng makabalik sa nobyo mo. At sana, kung ano man ang napag-usapan at nalaman mo ngayon, ay hindi na sana ito umabot pa sa apo ko. Sabi nga ng matanda. Tumango na nga lamang si Margaret at hindi na umimik pa. Lumabas na nga ang matanda sa kusina. Nang dumating ang alas 2 ng hapon ay dumating na nga si Martin nang may dalang kabayo at sinundo siya. Are you okay? Tanong nito nang makasakay nga siya sa likod ng kabayo at naglalakad na. Oo naman. Ang bango-bango ng lalaking ito. Kahit ilang oras na nakababad sa initan, sabi ng kanyang isipan. Pasensya na kagabi. Hindi naman talaga ako nagalit sa'yo. Nagtampo lang ng konti, sabi nga nito. Okay lang naman. Hindi naman ako galit. Sagot niya at niyakap ng mahigpit si Martin mula sa likuran. Pagkatapos ng isang buwan ay hindi na nga niya ito makikita pa
at hindi na nga niya ito mayayakap ng mahigpit. Kaya ngayon pa lang ay susulitin na nga niya ang mga araw na nalalabi na kasama pa niya ito. Magiging malaya na siya pero bakit parang hindi naman siya masaya? Ang higpit naman ang yakap mo. Kung dati, naninipa ka pa habang niyayakap pero ngayon, ikaw na tong kusang lumalapit ah. Natatawang sabi nga ni Martin. Ang tal-tal mo ngayon ah. Hayaan mo na hala ako. Saan ba kasi tayo pupunta? Tanong nga ni Margaret. Kahit saan, kung saan tayo dalhin itong kabayo? Sagot nga nito. Makalipas ang isang oras ay narating nila ang batis, ang linaw ng tubig at nakikita niya ang mga maliit na bato sa ilalim. Saka ang linis, parang nag-aanyaya. Naunang umalis si Martin at kinarga siya nito para makababa ng kabayo. Gusto mo bang maligo? Tanong nito sa kanya. Hindi ba malamig yung tubig? Balik tanong naman niya. Hindi ko rin alam eh. Bakit? Hindi ka lumusong para naman masubukan mo. Nakangiting tugon ni Martin. Mauuna ka na nga muna, sabi niya. Nauna ngang lumusong si Martin at sinabuyan siya nito ng maraming tubig kaya nabasa ang kanyang buong katawan. Alam mo, gago ka talaga eh. Kaya ang ginawa niya ay tumalon siya sa batis at pilit hinahabol ito pero ang bilis nitong nakalangoy patungo sa ilalim na parte ng batis. Habulin mo ako, Margaret. Sigaw pa nga nito. Alam mo pa, salamat ka. Natatakot akong lumangoy bandarian eh. Sagot ng babae. Wick. Usal naman ni Martin pero dinig na dinig pa rin niya. Anong sabi mo? Tanong ni Margaret. Wala, ang sabi ko maganda ka. Sagot ni Martin at nagpatuloy sa paglangoy, papalayo. Hindi naman niya yung narinig kong sinabi mo kanina. Halika rito, Martin. May sasabihin ako sa'yo. Sigaw ni Margaret. Ano naman yan? Baka ginuguyo mo lang ako kasi gusto mo lang gumanti ah. Sagot nga nito. Hindi, may sasabihin nga ako. Kaya lumangoy ito papalapit sa kanya. Agad niyang nilundagan. Pambihira ka? Ang daya-daya mo? Reklamo ni Martin. At sabay silang nagkatawanan na dalawa. Isang buwan ang nakalipas nang makauwi sila ng syudad. Bumalik na nga sa dating buhay si Martin na puro trabaho na nga lamang ang kanyang ginagawa. At isang buwan na nga rin hindi nagpapakita si Margaret sa kanya. Namimiss na nga niya ito. Hindi basta-basta ang experience lang ang nararanasan niya na kasama ito kundi tumatatak ito sa kanyang puso at isipan. Pero parang hindi na nga siya nito naalala pa dahil hindi na siya nito pinupuntahan sa opisina niya at dinadalan siya ng pagkain na taasikasuhin siya. Ito ang unang babaeng nagparamdam sa kanya na ang sarap palang mabuhay sa mundo. Gusto niyang isipin na may kahulugan ang bawat pagpapahalaga nito sa kanya. Ayaw niyang umasa. Pero kasi masakit lamang isipin na sa kanilang dalawa siya lang ang mag-isang nagmamahal rito. Napagtanto niya ang nararamdaman nilang ilang araw niya itong hindi nakikita. Napaigting ang kanyang mga bagang nang maalala ang sinabi ng kanyang lola sa kanya nang bumalik siya sa probinsya. Pasensya ka na, apo. Kung ang laki ng kasalanan nagawa ko sa iyo, ah, sabi nito. Ano po bang klase ng kasalanan yan? Tanong niya. At pag-aami naman ng kanyang lola. Ako ang dahilan kung bakit naikasal kayong dalawa ni Margaret. Ano po? Alam niyo po bang napakalaki ng impact niyan kay Margaret? Tanong nga nito. Nawalan siya ng minamahal. Mapait na sabi ni Martin. Aminin ko, nagkamali ako. Gusto ko lang maging masaya ka, sabi ng kanyang lola. Hindi po ako magiging masaya kung may taong nagdurusa, Grandma. Kaya ngayon pa lang gawan mo na ng paraan para mapawalang visa ang papeles na yon, sabi nga niya. Hindi. Susuko ka na lang ba? Paano na lang nararamdaman mo? Nakikita kong masaya ka sa piling niya at sa kausapan namin na sa loob ng isang buwan. At hindi kanya magawang mahalin, ako na mismo ang hahanap ng paraan para mapawalang bisa ang kasal niyong dalawa. Sagot ng lola niya. Ano? Pinaglalaruan mo lang nararamdaman namin, lola? Masaya ka po ba sa ganyan?
Mahal na mahal niya ito. Pero sa ginawa nito ngayon, ay galit na galit siya. Kaya hindi na niya pinahaba pa ang kanilang usapan. Kaya agad siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Kaya siguro, hindi nagpakita si Margaret sa kanya dahil natapos ng isang buwang palugit nito. Huminga siya ng malalim, saka lumabas ang kanyang opisina. Gusto niyang maglasing, para naman mawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya matanggap na hindi siya magawang mahalin nito at nalulungkot siya na sa susunod na mga araw ay hindi ito kasal sa kanya. Napapagod si Margaret. Sa buong araw na trabaho at mas lalo pang nagbigay ng bigat ng loob niya na naubos na ang isang buwan. Pero naubos na ang isang buwan at hindi niya pa rin pinuntahan si Martin. Ayaw niyang matapos ang isang buwan na kasama ito kahit naubos man ang isang buwan ay hindi ibig sabihin nung hindi niya ito nagawang mahalin. Latang-lata siya pa uwi sa kanyang bahay. Pero biglang nagising ang kanyang diwa nang pagdating niya sa bahay niya ay biglang kinatok ni Martin ang bintana ng kanyang sasakyan ng sobrang lakas. Lumabas ka dyan, mag-usap tayong dalawa, Margaret, sigaw nito. Kaagad nga siyang lumabas ang kotse at hinarap ito. Nakita niyang namumula ang buong mukha nito at ang mga mata. Ano na naman problema mo? At lasing ka pa talaga na pumunta rito. Pagod na pagod ako. Tapos yung mukha mo ang madaratnan ko? Sabi nga niya. Hindi mo ba ako na-miss? Bakit hindi mo na ako magawang dalawin? Malungkot na tanong ni Martin. Nakaramdam ng kirot sa puso si Margaret. Hindi niya alam na may pinagdaraanan pala itong taong ito ngayon. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Martin? Kung lasing ka, bakit hindi ka natulog sa bahay mo? Tanong nga ni Margaret. Dahil basta natapos ang isang buwan mong palugit? So, anong resulta nun? Hindi mo pa rin ako nagawang mahalin? Diretsahang mga tanong ni Martin na nagpatigil kay Margaret. Sandali. Ano pa yung pinagsasasabi mo? Linawin mo nga? Sagot niya. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Margaret. Sinabi sa akin ni Lola. Sinabi niyang lahat. Sabi nga ni Martin, natahimik si Margaret. Kaya pala ito naglalasing ngayon dahil hindi siya nito makita ng isang buwan. Alam mo, Martin, umuwi ka na muna. Bukas na tayo mag-usap kapag nawala na ang kalasingan mo. Sabi nga ni Margaret. Okay. Sabi nito at pumasok na nga sa loob ng kotse. Samantalang siya ay nakangangang sinusundan ito ng tingin. Ang dali lang palang kausap. Pumasok siya sa loob at dumiretso sa kwarto at humiga sa kama. Kinabukasan, mataas na ang sikat ng araw nang magising si Margaret. Lumabas siya sa kanyang kwarto dahil nakaramdam siya ng gutom. Nagtaka siya kung bakit nakabukas ang kanyang kusina gayong nakalaki ito kagabi. Pagkapasok niya, ay ang nakatalikod na si Martin ang nakita niya. Good morning, dalawang pares ba ang damit na sinuot mo kagabi? Natatawa nitong tanong, kaya agad siyang nakatingin sa kanyang sarili at nakita nga niyang nakatulog pala siyang hindi nakabihis kagabi. Hoy, saan ka naman dumaan? Kaya pala wala ka lang reaksyon kagabi pagkasabi ko na bukas na lang tayo mag-usap dahil may plano ka palang mag-akyat bahay na sa amin. Sagot nga ni Margaret. Of course, halika na, pinagluto na kita ng pagkain. O di kaya maligo ka na muna at magbihis dahil amoy na amoy ko ang mabaho mong amoy hanggang ngayon. Alubog ako ka talaga. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Habang naiiling, agad siyang naligo at nagbihis. Saka lumabas ang kwarto. Pagbalik niya, ay may pagkain ng nakahanda sa mesa. Nilapitan niya muna si Martin at dinaman niya ang noon nito. Ano bang ginagawa mo, Margaret? Nalukot ang mukha na tanong ni Martin. Dinama ko lang ang noo mo. Wala ka palang lagnat. Kagabi kasi ang init ng ulo mo. Okay ka na ba? Tanong nga niya. Wala akong lagnat. Sadyang nakakatampo lang dahil sa parang hindi mo ako na-miss. Sabi nga ni Martin at biglang naging malungkot ito. Hindi ito ang tamang oras na pag-usapan natin ang mga pinagsasasabi mo kagabi, Martin. Kakain na lang tayo. Sagot nga niya. Kailan pa natin dapat pag-usapan?
tanong nga nito. Hindi sumagot si Margaret, bagkus nag-umpisa na nga siyang kumain. Hindi pa siya handang marinig ang mga iba pang sasabihin nito. Sa sobrang engrossed nga niya sa pagkain ay hindi niya namalayang kanina pa pala nakatingin si Martin sa kanya. Pero nakatutok ito sa kanyang mga labi. Ano? Huwag kang malikot, sagot nito. Papalapit ito ng dahan-dahan sa kanya. Akala nga niya hahalikan siya nito. Yun pala, may kinuha lang ito sa gilid ng kanyang bibig. Ang kalat mo namang kumain, sabi ni Martin. Napapaypay na nga lang siya sa kanyang sarili dahil biglang umalinsangan ang kanyang nararamdaman kahit bagong ligo pa sila. Natapos ng kanilang pagkain na wala silang imikan. Alis ka na? Tanong niya kay Martin. Oo, may gagawin pa kasi ako eh, bakit? Balik tanong nito. Pwede bang sumama? Day off ko ngayon, wala akong magawa dito sa bahay eh. Sagot nga niya. Umuo naman ang babae. Sabay na silang pumasok ng kotse. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Martin. Sasama nga ako sa'yo. Sa syudad na lang tayo maglakad-lakad. Nahinto sila sa isang plaza nang gumabi na. Nakaupo na nga silang dalawa ngayon sa sementong upuan. Kamusta ka na? Tanong nga niya at hinawakan ang kamay ni Margaret. Napangiti siya dahil hindi naman ito umangal. Okay lang naman, medyo napapagod sa work, pero heto, lumalaban pa rin, sagot nito. Alam mo bang, ang lungkot ng buhay nang hindi kita nakakasama? Nababahala ako dahil lumipas ang isang buwan, hindi mo na ako naisipang dalawin man lang. Naiisip ko kung ano na naman ang nagawa kong pagkakamali. Maokay naman tayo doon sa mansyon ni Nola Martin. Mahaba niyang gitanya. Tahimik lang si Margaret sa kanyang tabi. Nagiging busy lang ako sa trabaho. Alam mo namang, bigla na lang akong hindi pumasok nang hindi nagpapaalam sa daddy ko. Kaya yun, tinambakan ako ng maraming trabaho. Sagot nga ni Margaret. Naging masaya ka ba sa swestya ni Lola Marta pagkatapos ng isang buwan? Kasi ako hindi. Bigla ako nabahala eh. Dahil sa isang buwan na hindi ka nagpakita sa akin, saka ko na-realize na kailangan pala kita sa buhay ko. At gusto na kita. Hindi, mahal na kita, Margaret. Kaya ayaw na sana kitang mawala pa sa buhay ko. Sabi nga niya rito, hindi nakaimik si Margaret sa inamin ni Martin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang masasabi niya at isasagot. Gusto niyang magtatatalon sa tuwa dahil pareho pala sila ng nararamdaman. Sigurado ka ba sa nararamdaman mong yan? Ang pagmamahal kasi, hindi nasusukat sa kung ano lang nararamdaman mo. Baka nasanay ka lang na nakikita mo ko, kaya nasasabi kong mahal mo ko. Tanging nasabi niya. Pero ang puso niya ay parang lalabas na sa kanyang dibdib sa samot-saring emosyon na nararamdaman niya. Pinagdududahan mo ba ang nararamdaman ko, Margaret? Hindi ako ipinanganak kahapon kaya alam ko kung ano to. Gusto ko rin marinig ang side mo tungkol sa nararamdaman mo, sabi nga ni Martin at tinignan niya nang mata sa mata. Pwede na bang sumagot ito? Tanong niya. Agad niyang binigyan ito ng mabilis ang halik sa labi. Bitin, dapat ganito ang tamang halik, sagot ni Martin at binigyan naman ito ng malalim na halik na nakakalasing na para siyang idinuduyan. Kasabay ng halik na yon ay ang naririnig niyang maraming fireworks na nagliliparan sa kalangitan. Pagkatapos ng gabing yon, ng pag-amin nila sa nararamdaman sa isa't isa, ay sobrang saya ni Margaret na wala na sa kanyang isipan ang pananakit ng dating kasintahan na si Migs. At ang tanging naiisip na nga lamang niya ay magagandang nangyari sa buhay niya nakasama si Martin. Nakasakay sila ngayon sa yate. Maglalayag daw sila sa kung saan. Pero malayo na ang kanilang narating. Hindi naman sila dumadaong. Gabi na pero nasalbas pa rin sila ng yate. At nakatingin sa lawak ng karagatan. Giniginaw ka ba? Tanong ni Martin habang nakayakap ito mula sa likuran niya. Hindi naman. Saka magandang gabi, maraming bituin sa langit. Sagot nga niya. Maraming salamat.
sabi ni Martin. Tungkol saan naman? Tanong niya. Sa lahat-lahat. Sa walang sawang pag-intindi at pagmamahal na rin. Kung may isang tao mang magiging masaya para sa ating dalawa, walang iba kundi si Lola Marta yun. Siya ang dahilan at ang lolo mo ang nasa kabilang panig ng mundo ang gumawa ng dahilan para paglapitin tayo ng tadhana. Nakangiting sagot ni Martin. Oo nga. Salamat din sa walang sawang pagmamahal mo sa akin. Sana hindi ka magbago. Sabi nga ni Margaret at napapatingin sa nagkikislap ang mga bituin sa langit. Kaya gusto kong makasama ka pa habang buhay. Will you marry me? Tanong nga ni Martin. Kaya agad siyang napalingon sa kanyang likuran at nakita niyang nakaluhod si Martin at may bit-bit itong kumikinang na singsing. Napatakip siya sa kanyang bibig. Hindi niya inaasahan ito. Yes, I will marry you. Sagot nga niya. Napasigaw na nga lamang si Martin at napayakap sa kanya ng mahigpit. Kumalas ito sa kanya at biglang tumalon sa dagat. Hoy Martin, umakyat ka nga rito. Bakit ka ba biglang tumalon? Nag-aalalang sigaw ng babae. Ang ginaw, hanapin mo ang malaking lobby dyan. Itapon mo dito sa akin. At ang iba, itali mo dyan sa hinahawakan mong hamba ng yate. Natatawang sigaw nga ni Martin sa kanya. Alam mo, sutil ka talaga. Reklamo nga ni Margaret. Makalipas ang ilang minuto ay nakaakyat na nga si Martin at magkayakap nga silang dalawa. Hindi niya alintana na nabasa na rin ang kanyang suot na damit. Mahal kita, sabi nito. Mahal din kita, sagot naman ang babae. Walang kasiguraduhan sa buhay. May mga pangyayari talaga na hindi natin inaasahan. Minsan, akala natin makakasama ito para sa atin. Pero hindi natin alam na ito na pala ang paraan o way ng Diyos para i-direct nga tayo sa mga bagay, pangyayari o tao na inilaan para sa atin. Na dito pala tayo sasaya, gaya nga ng nangyari kay Margaret na naging instant wife pa nga. Pero hindi naman niya akalain na matututunan pala niyang mahalin ang lalaking pinakasal sa kanya nang hindi niya alam. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Martin at Margaret. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay, ng mga full stories natin at shoutout po sa mga sumusunod. Teresita de los Santos, Ellen Fortuno, Zen Sulficar, Shirley Bautista, Lucille, Sol Arroyo, Chin Castillo, City, Lourdes, Amir Galado, Jessica Lee, Fen Avares, Aya Avita Buensuceso, Jane Rosario, Elvi Romero, Chisa De Hino, Presbyteros Rose, Ginny Orbegoso, Ann Hiden, Neith Cruz, Elvira Berenwenger, Yolanda Pachika, Janice Kalos, Rebecca Pordan, Elsa Deshman, Flor Teves, Merlin Bilbar, Marian Eversosa, Ida Gagnon, Maria Bella, Fen Avares, Weng Fa, Tita Sakinya, Jivis Mano, Marites Henmi, Mierva Arena, Juvelin Romero, Marites Henmi, Margarita Lagumbay, Josefina Rubio, Yolanda Ko, Cristal Hilario, Ligaya Panit, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po. At muli ito ang Cat Amazing Stories PH.